kasi marami na nasa backstage. Hello, hello, hello guys. So, yan, we are live finally. Sorry for the wait, no? Marami na nasa naka-ano sa atin, naka-tune in. Okay? So, today is Friday. Time check 8:50 a.m., no? Medyo sorry sa delay. Meron tayong technical difficulties and sa kasi tatlong time zones tayo eh. So sorry guys, kinonsider natin tatlong time zone. So Houston, Texas time is 8:50 a.m. California time is sa guest natin 6:50 a.m. And then Philippine time is 9:50 p.m. Okay, so talaga kinonsider natin yan para ano, lahat tayo maka-tune in kahit papaano. Okay? Meron tayong guest, okay? Si The Pinoy Recorder, okay? The Pinoy Recorder. Marami tayong pag-uusapan ngayon and good thing available siya, off niya today. So, sir, bati ka muna. Magandang umaga po, gabi at hapon po sa inyo lahat sa buong mundo. Ano po, kung sino man po ang nanonood ngayon. Salamat po, Sir Vladimir Rasputin, also known as Jose Rizal Adventures. Jason na lang, Jason. Tawagin mo lang, Jason. Jason. Yeah. Opo. Thank you po, Kuya Jason. Ed po ako. Ed, okay. Thank you. For Iwa 808, aloha and good morning. Oy, naka-tune in to sa Hawaii. Kilala ko to si Iwa 808. Cafe Tactical, gandang umaga sa inyo. Ingemar Caferma, Tactical PJ, Yo Luis. Sabi niya, waiting. Waiting daw. Okay? Kaya kanina pa siya naghihintay. Velia Real Estate Solutions, game na bossing. Okay, kanina pa siya naghihintay. Anyway, eto ah. Una kasi, napanood ko siya, no, si Ed, sa guesting ni Ma'am Lynn, no? And then, ang dami niyang information, ang dami niyang research. I think, yung time was not enough to give everybody or share to everybody yung information. And I think, it is very relevant, lalong-lalo na ilang days na lang, no? Monday, ano na, eclipse na, no? Hindi, ito kasi, ito, sabihin ko muna sa inyo yung nararamdaman ko regarding this event. It's hard to share information na walang bias, tapos you don't want to send the alarm so much na magpapanik yung iba, tapos Tuesday, sabihin siya, ay, wala naman yan eh. Wala naman, di ba? So, kailangan natin i-balance eh. Tama. Kaya nga, initially, may mga nagtatanong din sa akin, sir, ano masasabi mo sa eclipse? Kaya nga, hindi, una, ayoko mag-react kasi nga, sabi ko, binabalansi ko. Yung iba nagsasabi, oh, we always have an eclipse, no? And, pero that is not true. I found out it's not true na hindi ito yung regular eclipse, yung dating sa Monday. Plus, may mga other events na nangyayari. Alam niyo yun, guys, sumasabay eh. Kaya, mapapaisip ka talaga, ano ba, meron ba, wala. So, yung bibigay namin sa inyong information ngayon, it's up to you to discern kung how you handle that information, no? We are not gonna tell you what to do. Do your own research. Pero, yun lang, nakakabala. Kaya, ginawa kong title yung ano, Black Swan Event kasi para medyo broad ang ano natin, scope. Hindi lang yung eclipse. Kasi may ibang mga events eh. So, Ed, The Pinoy Recorder, guys. The Pinoy Recorder. Sabi ko nga, I was impressed with your research and your presentation last time when I saw you. And hopefully, ma-share mo kahit yung glimpse ng mga na-research mo. Especially, this coming Monday. Ano bang pwede mong i-share sa mga kababayan natin? Eclipse 2024. Apo, sa mga kababayan po natin dito na nasa states po na makaka-witness po noon, especially dun sa mga lugar po na dadaanan po ng eclipse. Ano po, kung pupunta po kayo para manood sa crowd, ito po ang may advice po namin sa inyo. Alam ko po, ganito rin malamang i-advise sa inyo ni Sir. If ever, try to stay out in the crowds, away from the crowds, just for a good reason. Ano po, alam po natin nangyayari kasi ngayon sa, alam nyo na po yung mga border crossing, alam nyo na po yung tinatawag na natutulog na mga cell, mga natutulog sleeper na cells. Yeah. Hindi ko alam, sir, kung ano eh, kung Yeah, I know. Tama. Oh, sige. Tapos,
including na rin po yung movement ng mga national, ano natin, mga gwardiya natin sa iba't ibang lugar dito sa pagdadaanan ng ano no po ng eclipse. So, it's best to stay away. Sabi nga po nung palabas, although palabas ito sa contagion, ano po, yung naandun po yung ano military na hindi po nila alam ang rason kung bakit po nangangamatay na lang yung mga tao. Sabi nung sundalo, they're attacking the populay. Sabi niyang ganon, population. So, ano, yun yung sabi doon sa pelikula. Ano po, yan alam po natin karamihan ng pelikula is ano, predictive po. Predictive programming. Apo. So, yun lang po ang masasabi ko po. May mangyari man o wala po, panatilihin po natin handa po tayo lahat. It's always best na handa. Kung may mangyari po, handa po tayo. Kung walang mangyari, handa pa rin tayo. Kasi po ang buhay po natin, mga tao, is comparable naman po sa sundalo. Eh. Dapat po always ready. Pinagkaiba lang po, inasa po natin sa mga may kakayanan nun gumawa. Parang katulad lang po din ng mga scientists, inasa lang din po natin sa kanila. Yung mga doktor, inasa lang din po natin sa kanila. In fact, tayo po pwede natin maging lahat po yun eh. Kung meron lang po tayong panahon na i-gather po yung information lahat-lahat. Meron na po tayong capability na maging equal sa mga expert ho. Kaya nga po may problem ho eh pag sinabi nilang i-shutdown nilang internet na andiyan po ang full scope ng library. Pero you have to still filter po kasi meron ding fake, meron hong totoo, may fact. Ganun po. So, thank you po. Alam mo, yung sinabi mo ano eh palagi kong mini-mention na the best way to hide something is in plain sight. So minsan pinapatungan nila ng I think ano yan, yung psyops eh, papatungan nila ng fake news yung totoong news para hindi mo na ma-discern kung alin ba dito yung totoo, alin yung hindi. Minsan sila rin yung nagpapakalat noon eh. Yes, and sir. Then yung sinabi mo na ano no, may yung parating nga na event, yung eclipse, no, hiwasan yung maraming tao. I just found out na may mga tao pala talagang I mean, nag-chase niyan. They chase the eclipse. Kasi yung misis ko, nag-member siya sa group niyan, yung mga nag-prepare for the eclipse. Yung iba daw bumabiyahe pa from UK, from other parts of the world, para i-witness tong event na to. So, ang advice sa amin is, pag nandun ka doon sa path na yon, expect mo yung traffic, so sabihin, daming tao, and then right after the event daw, traffic pa din eh. So, yung sinasabi mo na iwasan yung madami tao, you'll be caught, no? Pag nandun ka. Kasi ang advice nila is, kung babiyahe ka just to witness the eclipse, it's better na Tuesday ka na umuwi. Huwag ka sumabay ng Monday. Yun ang nanano ko. Kaya medyo nakaka-alarm. Hindi ko sabihin nakakatakot, nakaka-alarm, no? Kasi if something happens and then you get caught sa dami ng tao na pares na muna iniisip, pares na hinahabol yung ano no yung event eh delikado no. Yes sir. So okay. Yung Sir Ed, yung ano yung na-mention mo na other events aside from the eclipse, like yung possible earthquake scenario, fault line. Yes sir. California. Opo. Kung gusto niyo po, pwede ko rin po i-share yung presentation ko po. Pero kung gusto niyo pong i-elaborate ko na lang po dito. Just give us a glimpse of what. Opo. Kasi po, nabahala lang po ako nung, actually yung sa eclipse po, parang hindi ko pinansin kasi naalala ko 2017 eh. Parang ano lang po yan. Ordinaryo lang na eclipse. And then, may nakita po akong article na nangyayari sa Alaska, March 13 po 'yon, 2024, nakasulat doon. Alaska National Guards are preparing and simulating for a 9.2 magnitude earthquake. Wow. So, may isa po tayong nanonood din po siya kay Ma'am Lynn, nabanggit niya, common naman po sa Aleutian Trench yung mga earthquake, pero sabi ko pero something weird about ano, always military, pag kami military movement to ano eh, naku-curious talaga ho ako. Lalo na noong 2015, 2016. Meron pong drill
sa Oregon, Washington, and California. Combined joint drill po. Pinaghahandaan po nila yung tinatawag na the big one. Tapos sabi ko, ang alam ko yung the big one, prominent lang yan dito sa California. Pero nag-aano na rin po ang Washington tsaka Oregon. Sabi ko, mga neighboring states lang po natin yan dito sa West Coast. So sabi ko, wow, ano kaya ito noong 2015 and 2016, around that year po. Tapos may nalaman po ako na meron pang tinatawag na elite group. Sinasabi nila, I don't know kung familiar kayo. I don't know if even magiging censored kayo pag sinabi ko. Hindi, ako lang. Just say it. Bahala na. Bahala na si sabi Batman. Po ay Jade Helm. Jade Helm. Apo. Okay, stop kita dyan. No? Operation Jade Helm. Prominent dyan. Pinag-uusapan niya ng ano. Ikilabutan ako eh. Kasi parang yung mga pieces dati na they are floating around na ay, parang connect the dots, parang magkakonekta. Yes, and then, very prominent nga yan eh. Parang dati narin ko sinasabi na yan ni Alex Jones. So, dun sa hindi nakakilala kay Alex Jones, no? Siya guys, yung pagka meron kayo nakita sa Facebook na meme about conspiracy theories, si Alex Jones yung nilalagay nila doon, no? Parang sinira nila yung reputation ng tao, pero it turned out, lahat ng mga sinabi niya totoo eh. Pati yung mga sa Hollywood, yung mga secret organization ng Hollywood, yeah, totoo eh. And then, sabi ko nga sa inyo, sometimes they or them, yung mga tao na sa likod nito, nagpapakalat sila ng fake news para patungan yung totoong news and then hindi mo na ma-decipher alin dito yung totoo. Diba? So narinig ko na yan dati pa, Operation Jade Helm. O sige sir, tuloy. Opo. Tapos kung makikita nyo po, i-research nyo rin po yung logo nito. It's like a crossbow arrow going up, then ano po, horizontal, then cross. It's also, ano naman po ito ha, theory na lang to ng tao. May similarity daw sa logo ng Walmart. Yung asterisk po na. Okay. Eh, kasi po, alam naman po natin yung mga founder ng Walmart daw. Marami na yung story, pero ano, baka ma-sidetrack po tayo, so focus lang po tayo dun. So yung po yung Jade Helm daw po na elite, parte po nung ano na yun, exercise. Pero after that po, nag-die down po yun. And then ito nga pong March 13 article na nabasa ko, sabi ko may kinalaman kaya to sa eclipse. So nag-research na po ako. And then hindi pa po nagpa-pop up lahat itong mga movements na to, pero after ilan days, so may news na National Guard sa eclipse site, yan, Oklahoma, Indiana, basta yung area pong yun. So, ano nangyayari dito? Bakit ang daming busy traffic ng boots on the ground? Ika nga po. Tapos, meron pa ako nabasang article, March 24 yata yung 27, sabi doon, National Guard will assist on responders on hazmat capabilities. Sabi nga nun, hazmat. E pag sinabi yung hazmat, opo, para sa ko, ibang klase na to. Parang, ano ba to? Chemical, biological, could be nuclear, pero sabi ko, baka may mas malalim na term doon, pero sabi ko, ano kaya, may kinalaman tong ano. Tapos may lumabas na naman pong article sa Delaware, ano po? Delaware, na ang state officials nila doon ay nag-handout ng potassium iodide. Ano po? Potassium iodide. Sabi ko, wow. Tapos, sabi ko, ano kaya meron? Kasi sabi ko, ang alam ko lang maikokonnect ko sa potassium iodide is nuclear. Yeah, nuclear radiation. Fallout, mga ganyan. Tapos binanggit nila, oh, we're just preparing for, in a case of an event, like what happened to Fukushima, we want our citizens to be ready for it and have the potassium iodide on their hands, you know, to prevent the early onset of effect of the radiation so that they can all survive. Meron din po kasi dong ano eh, awan ko kung power plant yon, hindi ko na research, pero may at least ilang ano nuclear sites po dito sa US, and some of them are decommissioned, some of them ay na-reactivate, katulad po nung naandito sa California sa south, kung di ako nagkakamali, sa malapit po sa San Luis Obispo, may ni-reactivate sila dahil sa power plant na kailangan nila. Parang ganun po yung narinig ko. Awan ko lang po kung talagang natuloy yon, pero yung last time na narinig ko po, plano daw nila pong i-activate.
ulit. Tapos sabi ko, yun lang ang naisip ko. Sabi ko, okay. Pero sabi ko, wala naman silang binanggit regarding eclipse, pero naandun lang po siya sa back of my head na possible din. Ano po? Kasi nga po, ang daming ano eh. Tapos, nakita ko po itong article back in the days pa, no? Na dahil nga pong merong boots on the ground na nangyaring ano, training drills dito sa West, and it's regard with regards po doon sa Ring of Fire. So from down south, yung North Ridge Crest, sa may tabi lang po yan o babaan lang ho ng Bakersfield, California. And then on lateral side of it to the left is yung San Andreas Fault going north, connecting it to the Cascadian Fault Line na nag-i-exist po sa Washington tsaka Oregon. And then when you go far north, yung Yakutat Block, meron din po doon, paikot doon sa Aleutian Trench, kung asan po yung, anong bang tawag doon? Nakalimutan ko na. F po ang simula niya eh, yung fault line. F, nakalimutan ko na yung... okay, baka maalala ko po. Yeah, pero ano, no, eto, tatanungin kita, being from California, no, eto guys, no, may tayong, ano, fresh from California, ano talaga, right from the person living in California. Di ba, may nagsasabi, June na kayo for a major earthquake. Big one. Opo. Yeah. Due for the big one po. Sa Oregon tsaka Washington po, iniba po nila yung term eh. Tataka nga ako bakit nila iniiba yung term, yung the big shakeout. Pero sa California, wala po nagbago. Opo, big one, sabi ko. The big one. Sabi ko, sa California talaga, hindi nagbago, the big one. Pero dun sa Oregon tsaka Washington, the shakeout. The big shakeout. Baka, parang ganun po. Baka ano, woke version siguro yun. Woke version. Guys, sa Pilipinas, di ba? Yeah, palaging ano, pinaghahandaan din sa Pilipinas yung the big one, no? Parang sabi na, ano. And, eto, what do you think? Yung nangyari sa Taiwan, malakas din yon, di ba? And then, it's very close to the Philippines. So, what do you think? Meron ba yung ano? Parang na-discern ko, na-analyze ko doon sa presentation mo na sabi mo kasi, yung eclipse daw, may kasama siyang ano, what? Gravitational pull, mga other pool events. It's either a few days before, a few weeks before, a few months before the eclipse, or after, di ba? So, parang sabi ko, parang nagkatotoo yung sinabi mo. What can you say yung sa nangyari sa Taiwan? Parang nagkatotoo in a sense po, pero hindi pa rin natin mai-connect kasi about eclipse po yung pinapag-usapan natin noon eh. Although ako po talaga mas worrisome po sa akin yung yung earthquake kaysa sa eclipse kasi nga noong 2017 dumaan lang po yan eh. Parang dumaan siya. Pero doon sa earthquake, alam ko po talaga, kaya nga po kami lumipat eh. Umalis po kami doon sa lugar na alam naming maano eh. Medyo nasa liblib po kami, bundok. Pero malapit pa rin kami, within 15 minutes city na po. Okay. Ika nga po eh, 15 minutes city. Pero kailangan pa rin naming mag-move out po dito. Kasi doon po sa research, doon sa article ng The New Yorker, sabi po doon ng isang reporter na nag-i-study din po nito is anything I-5 west will be toast. So, yung I-5 po, malayo po yan. Nag-start po yan eh. Sakop po niyan yung free highway sa British Columbia, pababa ng Washington, Oregon, and then down south, papunta po tuloy-tuloy ng California. Haba! Haba po. Opo. Kaya sabi ko, wow, nung na ano ko po to. I mean, kinonect ko lang yung dots. Not na para takutin ko yung sarili ko. Sabi ko lang, what if? Di ba? Curious yung, ano mo, what if? So sabi ko, kung mangyari to, anong gagawin namin? Primarily po, sir, ano eh, para sa akin lang talaga yung information. Sa totoo lang. Doon kay, ano, Ma'am Lynn, sa Lynn Channel. Kasi po may Telegram siya. Doon po yung every other day po yun eh. Katulad po ngayon, live po sila doon. Para nag-exchange ng ideas po. Kaya maganda rin po nga yung ano, platform na ganun. Para, parang may intel po kayo in a way. Eh. Kasi may nagsishare po mga tao. So, yung po talaga ang tunay na boots on the ground, yung mga intel po natin. Kasi tayo po, facts po yung nire-report natin. Pagka may nangyayari po dito sa state namin, halimbawa, i-report dun kay Ma'am Lynn, yung iba naman sa Pilipinas, yung iba naman sa UK. So, may intel ho. Malaki yung ano, mas daig po natin yung AI kung tutuusin kasi hindi po tayo connected sa internet eh.
pwede natin i-privatize po to. Yun nga lang, pag ginagamit natin yung mga platform nila, nakakapag-spy sila sa atin. And then they learn from it. Yun ang problema eh. Tayo din pa nag-feed eh, para matuto. Yeah, tayo rin nagtuturo sa kanila eh. So, lalabas siya, mas magaling pa sila sa atin. Okay, so okay. Basically, tanong ni Meijin Kawaguchi, ano ba meron sa Eclipse? April 8. So, kailan ba yung similar na event? Total solar eclipse na, I think, na-mention mo rin yata yun eh. 1990. Ah, talaga yung kaparehas na event ngayon? Opo, pero sa Turkey naman po 'yon. And then 6 days after, nagkaroon din po sila ng malaking earthquake doon. May earthquake sila eh, alam ko. Yeah, alam Opo. Ko. Nagpadala pa yata ng delegation noon to help kasi grabe yung sa kanila. Oh, guys, do sa ng mga taga-Pilipinas, hindi yata sila tatamaan, 'di ba? Hindi sila tatamaan ng eclipse, no? So hindi po, sir. Okay. Yeah, hindi. Yeah. You can Google it online. Ang sabihin ko bang conspiracy kasi yung magko-cross daw kasi, 'di ba? Magko-cross. And then tatamaan tayo sa gitna is yung US mismo. Okay? So with that, sabi ko nga initially, sabi ko wala, baka daw dumaan lang ganyan. Kaso yung ibang events eh, yung medyo nakakabahala, no? Like, sabi mo nga, mag-uusap na dyan tayo about troop movements. Kasi guys, so syempre pag may sakuna dito or possible na sakuna, ina-activate nila yung National Guard. No? Sila yung mga tinuturing na first responders dito. Okay? Pwede ba natin ito may consider na, kaya sinabi ko pala, no? Pwede ba natin ito i-consider na Black Swan event? Kaya nga sinabi ko na Black Swan event ang gawin kong title para broad kasi kung eclipse lang hindi siguro kasi palagi na eclipse kaso palagi na may mention ng mga preppers yan eh. Ano ba yung yung Black Swan event muna? I-share ko muna sa viewers natin, no? Pag sinasabi kasi yung history daw ng Black Swan event dati, ang nakikita lang nila na swan is puti. No, imposible 'yan. Imposible magkaroon ng ng itim na swan. No, parang swan. Sa Pilipinas, yung kasabihan natin na oy, pag pumuti na ang uwak, dahil hindi tayo nakakita ng puting uwak, no? And then may nakita silang na black na swan. Meron pala. So, although it's very rare, it doesn't mean na hindi mangyayari. Yun ang inaano diyan eh. It's very rare yung event. Akala mo, hindi pwede mangyari. Kasi I've seen posts sa Pinoy Prepper Group sa Pilipinas na sinasabi na, what are you preparing for? Napiprepare lang ako doon sa mga possible, yung mga totoong mangyayari daw. Kasi they cannot comprehend na some things will happen na hindi pa nangyayari in the past. So, like, ano daw yung mga examples na yun? Like yung 9-11, no? It was considered a Black Swan event. Kasi wala naman mapagsasabi na, pababagsakin nila yung aeroplano sa building, magaya. Walang nakapag-predict yan. Diba? Mga ganong event. And then it happened. So eto, babalikan ko kayo guys. We have what? Three, four days ago. To go, bago mangyari yung solar eclipse. We don't know what's gonna happen, but dun sa mga naysayers, please don't tell me na hindi mangyayari yan. Because, sabi ko nga, ano ba score ng conspiracy theories versus mga sheeples? No? 60-0 na ba? Palagi nagkakatotoo. It's not that we're praying na mangyari. It's not that we're praying na may mangyari masama during this time. It's just that yung mga tao kasi na mas open-minded sa mga ganito na it's possible. Sabi ko nga, at this day and age, technology, yung advancement natin. Hindi mo na alam kung anong niluluto nila dyan sa mga laboratories nila eh. And then, baka may i-release na naman eh. And then, okay. Ano pa ba, sir, ano pa ba yung ma-share mo regarding sa possible, no, or connection, na may connection dito sa eclipse? Sabi mo nga, troop movements, sir. And earthquakes. What else? Opo. Ito po, may niready po ako, sir. Yun. Na
Gusto ko po sanang ipakita po kung ano. Yeah. Hindi ko alam kung paano ko ipakita po. Shinare ko na po yung screen na andito po. Parang kayo po yata mag-move, sir. Okay, yan. Add to stage. Yan. Po. So dyan po. Black Swan po, ano po. Pwede rin pong BS. So, Black Swan po. Teka. Saan na ba yun? Sorry. Okay. So, yan po. Yan po, no? So, sabi po dito, a black swan is simply an event that no one saw coming. Katulad ng sinabi ni Sir, Jason. Ano po? That also has a large outside impact. Or, ito pa ho yung isa, a metaphor that describes an event in history that comes as a surprise. Ano po? Yung magugulat, tipong magugulat po tayo. Katulad po nung binanggit lamang ni Sir Jason po kanina, katulad nung nangyari sa 9/11, has a major effect and is normalized after the effect. Nakita po ba natin yung normalization po after po nung 9/11 na kinakapkapan na po tayo sa airport, lahat ng mga bagay. Naging normal na po yun sa atin ngayon. Pero dati, hindi po yung normal kasi parang, teka, nangihipo ka na or something like that. Tama. At saka po yung, yung pag-survey po ng surveillance po ng pag-uusap po natin sa phone. Kasi binaba po yung Patriot Act dito sa US that time after po na mangyari yun. Patriot Act. Opo. Tapos, ito po yung facts po natin. Sabi po dito, the expression has been around a lot longer for something that was assumed to be possible. Itong tinatawag na impossible. Impossible po. Thank you po. So, matagal na daw po ito. Number two po, the first recorded use of Black Swan was, as this kind of metaphor dates to the Roman Empire. Ano po sinasabi po dito? Kasi po, meron pong ginawang poem dito si, Juvenal's, poem satire 6. Sinasabi niya po dito na yung qualities about marriage, woman, tapos tinatranslate niya yung rare bird in the world very similar to the black swan. Kakaiba. Parang sa kanya naman po, poetry po nung that time. Pero, it was also expressed sa London, 1500s. Yung iba po sinasabi, 1600s na late na after 1500s. Pero ano po nga ba talaga ang black swan? Sabi dito, a black swan is an unpredictable event that is beyond what is normally expected of a situation and has severely or potentially severe consequences. Ano po? Sabi po dito, the black swan is an example of problem of induction or trying to draw general conclusions from specific observations. In plain English daw po, seeing a thousand white, ito na po yung sinasabi ni Sir kanina, seeing a thousand white swans and not a single black swan doesn't prove that no black swans exist. So tama po yung sinasabi ni Sir kanina, ni Sir Jason. Sabi dito, and just because something has never happened before doesn't mean it can never happen. So, okay, pwede ka na i-cut. Meron lang ako i-insert dyan, no? Apo, sir. Mag-insert lang ako kasi baka makalimutan ko eh. Pag, nung nabasa ko yan, yung statement na yan, alam niyo po, mapasok sa akin, zombie apocalypse. Bakit? Pag in-introduce mo yan sa isang ordinaryong tao or like sa prepper group, Pinoy prepper group, sasabihin nila, tanda-tanda mo na, niwala ka pa sa zombies. So, yun nga yung explanation eh. Just because it never happened, it doesn't mean it's not gonna happen in the future. So, sasabihin mong hindi totoo yan kasi hindi pa nangyari. Kaya, tinitingnan ko yung, in-observe ko yung mga kababayan ko sa Pilipinas, sabi, nagpe-prepare ako sa yung mga nangyari na in the past, like yung bagyo, mga lindol, ganyan. Pero yung zombie apocalypse, hindi yan mangyayari. How can you say that? How can you prove that? Yung sa kwento niya, no, Roman times, hindi sila nakakita ng black na swan. Puro puti lang. Kaya sabi na, walang itim na swan. And then nakakita sila. Dahil may isang part yata sa mundo na may na-discover na, may mga ganitong klaseng species. So, please don't tell me na hindi pwede mangyari. It's not that nagpe-pray ako may mangyaring ganon, pero yung statement na yan, yung shiner mo, no, just because it never happened in the past doesn't mean it's not gonna happen. Okay, sir, tuloy. Opo.
At nangyari din po ito that time, ano po, ni Gali, kung hindi ako nagkakamali, I don't know if it's Galileo ba yun? Ano, nagsesearch siya na regarding about ano, geography, and then may nakita rin po siyang ano, swan somewhere. Side track po, ito pong sinasabi dito, the Black Swan event was also popularized by ang pangalan po niya ay si ayun, si Nassim Nicholas Taleb, ano po. Siya po ang nagpopularize nitong Black Swan term na to. Siguro that time po hindi pa uso talaga yung Black Swan term, pero si siya po ang nagpauso niyan. Kasi regarding po ito nung pagbagsak na stock market back in 2007 and 2008, naalala po natin yung subprime mortgage, na alam po natin na nagle-lend po or naglo-loan po sila ng ano sa mga bad credit ng mga tao. Ay, ng ano. Teka lang ha. Parang nung bago dating ako dito, na mention niya ng realtor, sabi mga ninja loans daw 'yon, ninja loans. Ano 'yung ninja loans? No income, no job, pero nile-lend nila, no? Pinapautang kahit walang trabaho. Yes, sir. Totoo po 'yan. Totoo po 'yung sinabi niyo, sir. So, pero may i-connect pa po natin dito sa Black Swan kasi pinag-aaralan din po ito ng mga nasa trading po eh sa stock market. Ah, yeah. Opo. Makita po natin kung familiar po kayo dun sa sinasabing 7-year cycle, sabbatical cycle, or Shemitah. Ano po? Makita po natin noong 1959 may Singapore self-govern na ano, tapos unti-unti po bumabagsak po ano po ang ano, hindi naman po siya relevant kumbaga sa US that time. Pero mag-fast forward po tayo doon sa tinatawag na Black Monday. Ano po? Yung Black Monday po, naalala po natin, sa oil crisis, naalala po natin yung OPEC. Ano po? Meron na pong US and Israel relation that time. Ano po? About some sort of resupplying regarding, I don't know, hindi ko dinip dive yung search. Kasi more on ano na po to, politics na ho. Pagka dinip dive natin yun. Pero it was to gain leverage in the post-war negotiations during that time nang nangyari po itong oil crisis. Ano po. Then, 1980, nagsisimula na naman po mag-peak ang gold kaya nakita natin yung economy is rising na naman po until Black Monday 1987, doon na naman po nag-crash ang market. Ano po. Then, 1994 bond crisis. And then, alam na po natin nangyari ang 9/11 and then yung 2008, of course, on 2008, familiar po kayo niyan kasi naging isinapelikula po yan yung tinatawag na The Big Short ni Michael Burry, ano po, na napredict niya po yung magiging outcome ng market. And so it was true na nangyari nga po. So 2015, yan na nga po, nakasulat dyan, stock market collapse, currency market decline, yun po yung currency natin. Noon pa man, narami na nagpipredict noong 2015. Sinusundan ko rin po yan dahil sinasabi nila may ini-introduce yung bagong currency. It could be daw a Monero. Ah, sabi nga nun. Naalala niyo po yun, sir? Monero is like a global currency. Opo. Ah, okay. Global currency kasi daw po ang USA, ang dollar daw po ay babagsak na. Pero hindi pa rin siya bumabagsak up till now. And then we saw the yung pag-introduce ng CBDC and then yung handout ng universal basic income. It's very ano po pagka ma-research itong bagay na to, may kinalaman po yung universal basic income sa central bank and digital currency, which is yung digital money. At meron pa hong isa, hindi ko maalala, mamaya po pag maalala ko. Pero sandali, Ed, ano, balik mo doon sa ano, sa data mo yon. So etong ano na to, yung previous sa ano mo na slide. So may pattern talaga, no? May pattern, no? Ito po. Every yes, time may pattern. And then personally, ano sa tingin mo nagigain nila pag ano nila to, minamanipulate nila ng ganito? Okay po. Kasi halatang ano eh, halatang may there are people behind this na siya, kahit pa paano siguro may magigain sila diyan. Yes sir, actually ito po yung tinatawag nilang redistribution of wealth, ano po. At nakikita ko po
Regarding po, babalik po tayo sa main topic na Black Swan kasi medyo parang lumayo na tayo ng konti. Balik po tayo ulit. Yung sinasabi natin regarding about eclipse, nakikita po natin, nagpasa po ng tawag dito, state of emergency, ano po? Nagpasa po ng state of emergency. I-fast forward ko lang po. Okay. Yeah. So, during the state of emergency po, emergency powers po, ano po ay binibigay. Sa madaling salita po, ito po, yung naka-highlight, basahin po natin, sabi dito, yung pagka nagkaroon ng state of emergency, it could be passed and then ask the president to sign it and then giving the president the power to take over domestic communications. Ito ang power nila, no? Pag kasi sa state of emergency, may kapangyarihan po ang government na mag-release ng funds and then ng execution of authoritative power katulad ng military. So given the known news that we have been seeing this past few days alone regarding the eclipse, ano po, sabi dito, many are measured and sensible, but others seem like the stuff of authoritarian regimes. Ano po, sabi po dito, giving the president the power to take over domestic communications, seize Americans' bank accounts, and deploy U.S. troops to foreign country. Even your own domestic country, ho, pwede ho din yan i-apply doon. Given how broad these powers are, it is critical to have adequate safeguards in place to prevent abuse. Sabi pa ho dito, the National Emergencies Act, in its current form, lacks those protection. It allows the president to declare emergencies with nothing more than a signature on an executive order, and presidents can renew those emergencies every year ad infinitum. Ibig sabihin, at pwede pa nilang patagalin, infinitum, infinity. Congress can vote to end an emergency, but it effectively needs a veto-proof majority to do so. So, kailangan pagbotohan, pero kailangan ng veto proof na mapatunayan ito na tanggalin itong mga binagsak nilang mga batas at saka itong mga movement ng troops. So parang in a sense po, parang isipin niyo lang po nung nagco-coconut ano po yung vaccine. May tinatawag silang medical Blanco Law. Alam niyo na ho 'yon, yung si Eminem, yung tunay niyang pangalan, ayan. Ayoko ho kayo ma-censor, sir, kasi suportahan natin yung mga kabaro natin katulad niyo, sir. Kailangan niyo ng lumabas. Opo. So, yun nga po. In a sense din po, itong nangyayari ngayon, parang ganun din po siya, Eminem Law. Eminem Law. Naintindihan niyo po? So nakita po natin, sabi dito, Niagara Falls declares state of emergency. Related sa tatay ni BBM. Yung dineclare ng tatay ni BBM. Okay. Oh, diba, nakikita po natin, may connection din po maski nasa outside po eh. Opo. Tapos, nakakalam yung sinabi mo na once na bigyan ng Congress ng power yung nakaupong presidente, hindi basta-basta nila mababawi. No? Yun ang delikado doon. No, unless talaga overwhelming. Kung magbutuhan dito sa US, halos dikit lang. Minsan, dalawa lang ang diferensya eh. So, hindi, it's not gonna work. No, kunyari, 50-50. Kunyari, isa, 52-48. Hindi pwede yon kasi kailangan daw overwhelming eh. Na babawiin. Problema, yung sa kabilang side, solid palagi bumoto yung Democrats dyan sa inyo. Kaya malamang, kung binigyan na ng power yung nakaupong presidente, at sasabihin nila, oy, sumosobra ka na. Babawiin na namin yung emergency powers mo. O, magbutuhan tayo. O, lalabas 50-48. O, i-abstain pa yung iba. Hindi pwede. Infinity na talaga yan. Hindi na talaga maalis. Yes, sir. Okay, sir. Tuloy. Nakita po natin, meron po talagang nangyayaring, pwedeng mangyari na abuse sa system. Tapos, yan po, nakita natin ng Indiana, few lang po ito, pero bigyan ko na po yung summary ng isa kong nabasa galing sa Forbes. So, ito pong mga sources natin, galing din po ito sa mismong ulupong, ito po sinasabi dito, here's why has prompted. Hindi ko na in-elaborate kung ano pong sinabi dyan, pero
yung sinummarize niya lang lahat parts of US. So maraming US 'yon, states. So sa madaling salita po, sir, may mga fund individually po yung mga state na 'yan. Ngayon kung magde-declare ng emergency at doon po kukunin individually sa states na 'yon, may lumalabas na pera sa madaling salita. Ang tanong, saan ba talaga pupunta yung perang 'yon? Ano po? So isa po yung curiosity na umano sa akin. Tapos sabi po dito, redistribution of income and wealth is the transfer of income and wealth, including physical property. Ano po? Ano po ang mga physical property? Katulad ng bahay, lupa, from some individuals to others through a social mechanism. At i-highlight ko lang, sir, di ba, socialism and communism ang dating sa akin. Communism ang dating sa akin ito, ha? Yun na nga po, sir, no? Such as taxation, welfare, public services, land reform, monetary policies, confiscation, divorce, or tort of law. Ito na nga po yung sinasabi nyo. Pinanood ko yung isa nyong live broadcast ng isang araw. Ito po yan, sir. Kaya nga, eh. So, kasi ang system po, tinan nyo po, wala po yung pinagkaiba sa insurance. Auto insurance, health insurance. Ang pinaniwala po tayo na in an event, okay po, ano, wala po kayong po problemahin. Pero in an event lang na magkaroon kayo, i-balance nyo po yung checks. Ano po? Sa 5 years po kayo nagko-contribute, tapos ma-accidente lang po kayo within 5 years, dun sa within the scope of 5 years, isang beses lang, talo pa rin kayo. Yes. Talo pa rin kayo. So it's a cash cow pa rin po, sir. Tataas pa ang ano mo, premium mo, monthly. Tataas pa. Oh, yeah. Totoo po yun, so, sir. Yun wala kang panalo, eh. Wala kang. Yeah, kaya guys, no, yung mga taong gising, sabi nila, eto, tandaan nyo, sabi nila, the system is rigged. Rigged against us na nasa baba. Yung iba, nag-aspire na, oy, magtatrabaho lang ako, magsisipag ako, magiging mayaman ako in the future. No. Because yung mga mayayaman, they keep on holding to their wealth. Ang gusto nila i-distribute yung hindi nila pera. Yun yun, eh. Hindi nila pag-aari. Yun ang i-distribute nila. No? Kaya nga, sabi ko, kung pag nagising ka talaga sa ganitong kalakaran, madidisappoint ka, eh, na, uy, bakit yung iba, eh, kayo mismo siguro, yung mga audience ko, yung iba, ang tagal na, ang sisipag naman, matagal na nagtatrabaho, pero bakit, ano, hindi pa rin umaangat sa buhay? Because they need to keep us below them, no? Hindi natin sila pwede lampasan. Na, kasi, matitreaten sila, no? Kaya sabi nila, parang ano dito, eh, yung buhay natin yung parang pyramiding, eh. Somebody needs to clean the toilet. Somebody needs to fix their car. Somebody needs to clean their house. Hindi pwede lahat tayo mayaman. Diba? So, and yung, okay. Ano, kakat ko lang, yung na-mention mo kaninang trend na pagbagsak ng market, ganyan. Meron pa ako na nadaanan sa YouTube, no? Pati yung retirement. Pag alam daw nila na yung magmamature, yung maraming, ibig sabihin, yung population niya, mas maraming magre-retire, it's better for them to crash the economy. No? I think nangyari na in the past na yung mga magre-retire, bagsak ang market, iyak sila. Kasi nawala yung mga 401 nila. Lalo na yung may mga taga-California din. Ine-expect nila yon, and then nagbagsak ang market, nawala ang pera. Kasi everything is digital. May pera ka, sabi mo, ay may pera ako sa 401, pero it's in the bank, it's in the computer. Isang ano lang nila, manipulation lang nila, wala yan, eh. Eh, sabi ko, as a prepper, advice ko sa inyo, iba pa rin yung physical money. Kaya dapat wag tayo mag-go digital. Kasi isang pindot lang nila ng delete or transfer. Wala yan. Okay, sir. Sir Ed, tuloy. Opo. Totoo po yung sinabi po ni Sir Jason. And you want to diversify din po yung mga resources niyo. Ayun nyo lang po, ano, katulad ng sinabi niya, you don't want to put it in one basket. Kasi po, what if i-declare po nila, katulad po nangyari sa Venezuela, yung Bolivar, maski itapon nyo ko sa kalsada, wala po pumapansin. So, kailangan meron po kayong cash, enough cash. Meron din po, i-diversify nyo po kung gusto nyo hong gamitin later on, kung mag-fall down ng lahat at may pang-trade po kayo ng mga kung ano man pong gamit sa important na gamit sa bahay or precious gold or precious metals, tinatawag. Pwede nyo in a form of bartering, pwede nyo gamitin talaga. Or kung ayaw nyo hong manatili ang pera ninyo sa banko, ay ano, pwede nyo hong i-paid off yung sasakyan ninyo para hindi na po kayo magrabihan ng interest rates. At hindi po ito pala
para sa security po ng ano nyo po, sir. Hindi po ito financial advice, ano po. You make your own decision and you have to decide with a proper mindset kung ito ba ay applicable or tama sa inyo. Pero hindi po to financial advice. Personally, para saan, po, common sense na yan eh. Common sense opo. Eh. Ilang common banko sense. Na ba yung nagsara? Ilang banko? Diyan sa California, ano nga yun? Yung nagbank? Silicon nagsara. Valley Bank po. Silicon Valley Bank. Yeah, yeah. So just imagine the grief of the depositors when they showed up at the front door na sabihin, oy, sarado na. And may certain ano amount lang ang insured. Like sa taas sa Pilipinas daw, ano, tumaas na yung FDIC. Dati 100,000 lang. Parang, I don't know, 300 ba ngayon? 500,000. Pero kung ang pera mo sa banko is 1 million, aasa na yung kalahati. Wala na. Kasi nagsara na yung banko. And then paiyakan pa. Paano mo makuha yung insured na amount ng ano nung pera mo. So common sense na eh, hindi pa ba kayo nagigising, no? Ilang bangko 'yung nagsara or nagka-problema and then nakita niyo sa balita, nakapila 'yung mga depositors. Okay, sir, tuloy. Opo. Tama po 'yung sinabi niyo po, sir. Common sense na lang talaga. Ang nakakalungkot lang po, common sense is not common anymore. It's not common anymore. That is true. That is true. Opo. May nakita po kung ano, isang bagay dito na gusto kong i-share sa inyo. Ito po available po to sa internet, ano po. Ito po ay based sa summary ng isang aficionado ba ang tawag doon yung term or fan na ginawa lang niya around it itong visual aid na to. So binaro ko lang po ito, pero ito po ay galing kay ano rin po, kay Nicholas Taleb or ano Nassim Taleb. So ano, i-highlight lang po natin ano po, quotes from the book Black Swan. Sabi dito, information is bad for knowledge. So atake po sa atin 'yan eh, ano po sir. Ano pong masasabi niyo diyan, Sir Jason? Well, yun nga eh. May nadaanan lang ako na ano no, na post na kaya daw kin-create yung education system not for us to malino or malaman niyo lahat. It's to dumb us down na, oh, ito lang dapat ang alam nyo. Ito lang dapat ang alam nyo. Ito lang ang gagawin nyo. No? Para makapag-create sila ng workers. Shout out kay, ano, Rockefeller. Sino yata na-create yan eh. Opo. So, yun nga po. Tapos second po, sabi dito, it's not a good idea to take a forecast from someone wearing a tie. Ito actually po, may double meaning po ito eh. Ah, talaga? I don't know ano po kasi itong nakasulat pong dito sa atin, para sa atin 'yan, I believe. Ano po? Na hindi tayo kasi yung mga nakatay, ang meaning niyan po is yung tinatawag na mga expert katulad expert, ng yeah. mga nasa John Hopkins po. Yung yeah. Yung mga lahat po, lahat ng aspeto po, yung kaya nga ano, ito share ko lang guys, no? Nung nagsasalita ako, siguro isa ako sa mga nagsasalita against the ano no. Ang palaging comment nila eh, bakit expert ka ba? Doktor ka ba? 'Di ba? Sabi nga ito nakakaduda na eh kasi what if yung mga experts ang nagsisinungaling, no? Yun ang big question mark eh. Sige sir, tuloy. Totoo po 'yun, sir. Dagdagan ko po yung sinabi ni sir kasi naging expert nga po sila at one point pinagkatiwalaan sila nung hindi yes. pa masyadong corrupt, malamang, pero nung nakita nila na may power sa may power sila at authority dun sa level ng expertise nila, ngayon na-abuse po 'yon. Parang katulad lang po ng governments. So tama po 'yung sinabi ni sir. So sabi po dito, the wise man listens to the meaning, the signal, the fool only gets the noise. Parang po yung hype, ano po, yung hype ngayon sa eclipse. Sa eclipse lang sila nakaka-focus, pero yung signal, yes. yung signal, katulad yan, may mga, yung NASA, magpapalagay yeah. ng magpapalipad ano, ang rocket. Opo, rockets 45 minutes before, during, and then 45 minutes after ho. Para daw po i-extend yung pagbablock ng sun during that time din po na mangyayaring eclipse. Eh,
yung eclipse lang po ay magpapadilim na, tapos bakit niyo pa i-extend? So, yun may, pa eh. Something about it po nun, Sir Jason. Tsaka yung pangalan ng rockets eh. Nakapangalan yata sa serpents yan. Opo. Serpent. DET, ano po. APEP. So, yes. So, ito pong mga nagko-comment po dito, Sir. Ano, tama po yan sila, Sir, ano, Mike. Ano po, mga yung kino-comment po niya regarding educational system, katulad din po na nabanggit nyo kanina, totoo po yan. Nagsisimula po talaga sa educational system. Kaya, kasi po, naging ano po tayo eh. Ang tawag dito, pinasok po yung fourth industrial revolution, ano po, nung naipasok po yan, naging maalwan po para sa lahat ang mag-work. Although, back in the days po, hindi pa naman talaga usong gumawa ng ano mga factories. Ang mga tao din dito po sa California, kung tingnan natin, sa California, sa US alone, bago sila nag-migrate after the persecution nung time ng 1600 sa Europe, yung pag-set po nila dito ng foot, they were also, katulad po, prepping. They were canning foods. They were doing it by for themselves, no? Alone, within their family. Pero nung nagkaroon na po ng established government after 1776, naisip nila, kailangan nila mag-expand, no? Kailangan lumaki, lumago ang bansang ito. So, doon na po nagsimula yan. In fact, maisagi ko po ng saglit, there's a move na babain ang workday week to 4 working days na lang po. And in history po, there's 6 working days po, no? 6 working days. During that time nung, kung hindi ako nagkakamali, nung Great Depression din po, nagbago yung 6 working days at binaba nila ng 5 working days week po. So, naging 5 working days. Ang isa pa hong prominent na nagpo-push niyan ay yung nag-imbento ng Ford Automotives. Ano po? Yung found on road dead. 1930s po yan, yung Great Depression. Ano po? So ano po, sa madaling salita, talagang grabe. Grabe po ang ginawa nila dahil kailangan ng tao sa manufacturing. So, ang ginawa nila, nag-invento rin po sila ng educational system para hindi na ho kailangan i-rear or ng magulang ang kanilang mga anak. Ngayon, lahat ho makakapagtrabaho. Actually, that time po, lalaki lang po. And then, nung pinasok na po yung feminism at saka yung women's rights, doon na po umalis sa bahay ang ang nanay po. Kaya ngayon po, wala na po nagbabantay sa mga anak kung hindi po ang eskwelahan. Na kung ano-ano po ang tinuturo ngayon, alam niyo yes. Na po yung Sir Jason. Yeah, I think yun nga ang yun yata din ang ultimate goal ng communism eh. Gusto nila yung state ang magpapalaki ng mga bata. State, yes, yung estado ang magtuturo, no, sa mga bata. Yeah, which is nakakatakot. Okay, sige, sir, tuloy. Opo. Tapos ito po, death is often a good career move for an author. So, silence po ang ibig sabihin po nito. Silensyo ka. At kung meron kang ibibigay na magandang suggestion for improvement ng state or ng country or in general ng contribution sa mundo, you would be rather silenced unless you are in part working kung sino man yung nasa top of that pyramid, katulad ng binanggit ni Sir Jason. Tapos sabi dito, ideas come and go, stories stay. So, isa pa ho to, no? That's why we have a lot of movies. It's a storytelling po. Pag sinabing movies po, storytelling po yan. Ngayon po, pag madalas po tayong on just the surface of that movie, we are fascinated po. It's ano eh. It could be fantasy. Yung katulad po nung movie na ano po ba yung puro blue yung ano? Avatar? Avatar. Yeah. Mga fascinating movies po yan. Pero minsan po, kung titingnan nyo yung deeper, kung ano yung nangyayari, may hidden meaning din po eh. I mean, ako po, recently, binawasan ko na po yung panunood ng movies and dun lang ako sa medyo nagbibigay ng something, especially itong mga kaganapan ngayon na katulad po yung The Fifth Wave, 2012, Greenland, yan.
Yan po mga relevant po yan. Yung Greenland, may comment din po doon. Yung don't look up. Yung nabanggit don't look up, no? Ngayon, kahit totoo, ngayon po, guys, no, sandali. Yung sa Don't Look Up, guys, kung niyo pa napapanood, available pa rin yan sa Netflix. I mean, kahit totoo na may paparating na, anong ginawa ng gobyerno? No? Huwag kayong tumingin. Huwag kayong tumingin, don't look up. Kaya pala yun ang title nun. So, and yet, the sad part is, I guarantee you, may susunod sa gobyerno. Pag sinabi niya, don't look up, kahit parating na yung debt, ayun yan na. Sige, sir, tuloy. Opo yan, sir. Ang fascinating po ngayon, in real life, sabi, look up naman. Kasi hinahype po nila tong eclipse eh. So, hinahype nila yung eclipse. Opo. Kaya hindi natin ngayon makikita yung connection ng earthquake ng mga sundalo. Ah, okay. Nung CERN. Pero recently, marami na rin pong naglalabas. Kaya na-figure out nila, teka, bakit lahat ito is converging sa the same date? Diba? Oo nga, so, April 8. Yeah. So, may na-curious po sa madaling salita. Maganda yung analysis mo, no? Na binaliktad nila yung movie na Don't Look Up, no? Look up na ngayon. Tama, no? Kasi, alam nyo guys, yung alam nyo ba secret ng mga magicians? Yung the power to divert your attention na, oy, tumingin kayo dito, pero hindi natin alam kung anong ginagawa ng isang kamay. Ganyan yung ginagawa daw ng mga magicians, no? They want you to look at this hand, pero yung isang kamay may ibang ginagawa. And I think that is happening most of the time. And napaka ano kasi, coincidental, April 8 may eclipse. Sabi niya may movement ng troops. Okay? Tapos yung NASA magpapalipad ng rockets, yung rockets nila is aimed to study paano padilimin ang mundo. Nakakatakot. And then yun nga earthquakes, guys, may mga nagme-message sa akin, sir, naniniwala ba kayo sa ano? Sa harp or weather manipulation or whatever, na pwede na nilang gawin yan, no? And what else? Ano pa nga ba? And nangyayari lahat yan in one day or one event na lahat nakapokus nga sa eclipse. And then, syempre, mababasa nyo pa rin dyan yung mga nagkukulat. Ah, wala yan. Wala yan. Normal lang yan. Eclipse na yan. Palagi naman nagkakaroon ng eclipse. So, minsan hindi natin alam kung pakanadi nila yung mga account na ganun eh. Para, you know, to dumb down yung event na huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag-analyze, just look up. Parang ganun. Ganun yung nangyari sa movie. Huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag-analyze, no? Just don't look up. Maniwala kayo. I am here to protect you. Yan yung sinasabi ng government eh. Okay, sir, tuloy. Totoo po. At pagka sinabi po yun na we're here to help, we're here to protect you, actually, ang nagsabi po niyan ay si, kung hindi ako nagkakamali, isa pong presidente. Hindi ko na po maalala. Hanapin ko po yung archive ko po. Pero yung ginawa niya sa mga Indians? Yung mga Indians, ilan yung minasakit na Indians eh. Sabi niya sa mga Indians, oy, i-turn over niyo yung mga baril niyo, we're here to protect you. Ano nangyari? Yes. Pinagpapatay sila. Yan. May nag-comment po Ronald Reagan, totoo po 'yan. Binanggit nga po niya. Pag sinabi daw po 'yon, baliktad ang meaning noon, mag-ano kayo. Lalo po kayong mag-ingat. And katulad po dun sa movie na 2012 na sinabi po ni John Cusack na ano, the government said everything's gonna be fine. Sabi yes. ni John Cusack, when they tell you not to panic, that's the time for you to panic. Yeah, that's tandaan niyo guys ha. Siguro kung may makuha kayo sa live stream na to, yun na lang. When the government tells you not to panic, that is the perfect time to panic. Because may nagtatanong sa akin yan, sir, paano nangyari yan? Kasi misleading kasi yung paniniwala natin na yung mga tao sa gobyerno na umupo sila dyan sa pwesto para sa kapakanan natin. Hindi. Kaya sila umupo dyan sa pwesto na yan para sa kapakanan nila. They need to be in control. Okay? Pag nawalan sila ng control, yun yung pinakamabigat na iniiwasan nila. Ay, di ba, maski sa Pilipinas, guys, magtataka ba kayo bakit pamilya tumatakbo as politician? Di ba? Yung nanay, tatay, anak, baka pati katulong nila at driver nila, patakbuhin nila dyan sa barangay. Di ba? Kasi they want to be in power. Hindi nila talaga kayo purpose na tulungan. Kung naniniwala kayo na tumakbo sila para sa mga programa. Yung narinig ko yun eh. Para ituloy yung programa ni tatay, si nanay naman.
nako, kailangan nyo ng gumising. O, Sir Tuloy. Totoo po yan, Sir. At recently nga po, may narinig po akong alingaw-ngaw regarding dun sa issue na nangyaring, ano, alam na natin yung sa Goldilocks na kinakain nating panghimagas. Ah, hindi ko pa narinig yan. Hindi ko narinig yan, ha? Yung polboron, ho. Yung polboron issue. Pero, pero kasi, medyo nabahala ako dun sa speaker na lumabas, meron nga po siyang intention na dalhin po na parang ilagay yung setting ng Philippines sa parang pagpa-prime minister. So sabi ko, wow. Ano na talaga? Totoo yung sinabi niyo, sir. Talagang nasa sa atin talaga eh, kung gusto natin buksan yung mata natin or hindi. Mahirap lang, sir, yung nagtutulog-tulugan. Yan ang pinakamahirap gisingin, sir. That is true. Gising pero, na pala, pero ayde, ayoko makinig sa'yo. Yung tatakpan pa yung tenga. Alalalalalalala, ayde, ayde, puro ka conspiracy. Wala. Meron tayong mga kababayan ganyan, believe it or not. Totoo po yan, sir. So yung last two po dito, sir, para matapos po natin to. The problem with the experts is that they do not know what they do not know. So, totoo rin po yan, sir, eh. Kasi katulad nga ito, dito na lang po sa Eclipse. Sinasabi nga nila, gusto nila malaman, kaya nila ita-turn on yung CERN during that time is kung ano... isa pa pala yan, CERN! Yan, CERN. Nakalimutan ko yung mention kanina. Opo. Okay, kung ano yung make-up ng mundo daw, para daw, ano, reintroduce po yung Big Bang para malaman natin kung ano, magbanggaan yung atoms and what. Ngayon sabi ko, bakit nila alamin? The fact na sinasabi na po nila sa atin, matagal na tayo galing sa unggoy, so marami na ngayon naniniwalang ganun. Pero, ngayon, gusto nalang discoverhin through CERN. So, sa madaling salita, they were liars. Yep. They were liars. Meron talaga ang poong Panginoon na naglikha sa atin, sabi sa Genesis, in His own image. So, sabi ko, okay. Ano, talagang hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan itong mga... Experts na to na mga nakabotay. yeah, that is true. Pero may grabe akong ibang research ho dyan, sir, sa ano sa CERN na yan kasi it encourages magnetization and pull. So ngayon, aside from that, nakita rin natin na i-connect ko na rin po dahil maaring black swan nga rin itong eclipse eh. Hindi ko sinasabing black swan, hindi namin sinasabi ni Sir Jason na black swan. Pero keep our heads on a swivel and you know always watch our six, ika nga. Lagi tayong ano alisto ba kasi hindi natin alam kung ano to eh. It's a big thing eh, marami na ho eh, ubos na nga ho yung katulad ng pinakita ni sir, ubos na yung mga reservations at lahat. So yung magnetization na to dun sa side ano ko lang po, side track ko lang ng konti, pinag-aralan ko rin ho ng konti. Sabi ko, ano naman tong comet? Ano po? Devil's Comet. Sa akin nga po, sir, more on Devil's Comet. Devil's Comet. C-O-M-E-T-H. Comet. 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 Hindi yung, po siya Devil's ganun Comet. Yeah, ganun magsalta yung mga sinaunang tao eh. In Old English. Opo. Tapos nagtaka ako, sabi ko, and may alam na po natin yung rumors, although walang factual basis or backup na nag-o-open to ng portal, pero alam po natin na nag-exist po ang evil, whether we like it or not. Whether we like it or not, hindi po natin nakikita yung spiritual realm. Tayo po ngayon ay nasa physical realm. Although tayo po as a human being, we are composed of both spiritual and physical. So pagka namatay na po ang tao, wala na po yung spirit. Yung physical po, patay na. So kung may spiritual tsaka may physical, buhay po yung tao. Yun po talaga yung number one na magsasummarize na may buhay po. Ngayon, pagka wala na, ayun na, patay na yung physical. For that same purpose, sa paniniwala ko lang po ito, ano, sa pagbabasa ko, sabi dun sa Biblia, pagkapatay na ang tao, patay na, yung kaluluwa ay natutulog. Pero ang iba po, naniniwala po, no? Nirerespeto ko po yung paniniwala nila. Yung iba po, lumilitaw pa daw po, nasa purgatorio, naghihintay ng kung ano pong desisyon, kung sa langit or sa impyerno. Yung iba po, nasa langit na daw. Yung iba po, nasa impyerno na. Pero malinaw po nakasulat sa Biblia na ito po ay ano, tulog din po.
nag-wait until that second coming. Ano po? Okay. Pero balik po tayo dito, sir, sa Black Swan. Sabi dito, yung last po, the three most harmful addictions are, yan, heroin, carbohydrates, and a monthly salary. Sa madaling salita po, enslavement po, ang ibig sabihin yan. Opo. Kasi yung addictions po natin, ang mag-i-enslave po sa atin. Ano po bang addictions natin? Kung tayo po, mahilig tayong bumili ng mga mamahalin na bag, for example. Ano? Huwag po sana kayong magalit sa akin, mga kababaihan. Mga babae. Mga babae. O maski po sa amin lalaki, o para lagyan po natin ng konting level po para hindi naman po magalit sa atin yung mga babae. Tayo po, mga lalaki, sasakyan po. Sasakyan. Second... Iba, ano? Ano, sapatos, kukulik ng sapatos. Yeah, addiction. Opo. At yung iba po, ano po, yung for the sake lang po talaga na mahilig po mag-ipon and then nire-reinvest po yung pera nila and then making money out of it all over again. Alam niyo po yun. So it's all about, ayan po, enslavement. So, yan po yung na nakita ko po. And the same time, ito pa ho, they have severe repercussions, yung Black Swan event. Tapos, these events cannot be predicted well in advance. Pero, nakita naman po natin, hindi po kaya clues itong mga nakikita natin. Ako po, personally, yun po ang tinitingnan ko. A hint of what's going on. Not necessarily clue ang tawag doon, pero something is going on. Yung, yeah. Kasi po, nasanay po tayo, sir, katulad ng sinabi nyo kanina na naniniwala tayo sa expert. So, pag sinabi ng expert, eclipse lang yan, steady na tayo doon sa thought na yon. Pero, ang woke, yun nga pong nabanggit nyo kanina, yung wokeness. Kasi parang tinanggal mo yung utak mo at pinagkatiwala mo na sa expert na pag sinabi ng expert yan, yan na yon. Wala ka ng critical thinking, wala ka ng freedom of thought. Parang sila na ang may hawak ngayon. Pag sinabi ng eclipse lang yan, huwag kayong maniwala sa iba, eclipse lang yan. Inasa mo na talaga. Maski yung evidences, sir, meron ka nakikita dito, nakakalat okay lang, pero ayun. Magtatayo pa ng tenga, sabi, ayaw makinig sa'yo eh. Opo. So, ito pa ho, these events are considered as catastrophic events that have a high level of impact on the global economy. Particularly kasi si Taleb ho is more on economy siya, pero economist. May mga events po kasi, nung 7-year-old sabbatical, Shemita, ika nga, katulad nung isang sinusundan ko si Jeff Berwick, ang tawag dito, narco-capitalism, yung ano niya. ang tawag niya kasi sa sistema ho talaga is parang katulad din ng addiction nga eh. Yun nga po, okay. Nabanggit niya. So, magandang insight yun ha, yung sinasabi mong ano, addiction. No, although okay. Parang may hint na tayo, kasi if you think about it, may mga kakilala tayo na yeah, nagtrabaho ng trabaho pero para saan, no? Dahil okay. Mga material na bagay lang bumabagsak. So parang ano, enslavement nga, na parang tawag doon, yung nagte-treadmill lang po. Na yeah, hindi ka naman umaalis dyan sa lugar mo, hindi ka naman umaangat sa buhay. Well, yung hamster diba? Po. Yeah, hamster, yeah. Po, yeah nga, rat race nga tawag nila eh, 'di ba? Parang nasa rat race. Opo. So sabi doon, yun nga po, ito po, all the science, logic, astrology get fail in predicting such events. Which is, in a way po, totoo rin po eh. Minsan nagpo-fall sila eh. Yung science na, katulad lang po nitong 2020, mismong Pope Francis sa Vatican, sinabi niya, we need to trust the science. Hindi ko lang po naisama dito yung ano. Pero trust the science, sabi ko. Kaya ba? Pwede ba talagang pagkatiwalaan tong science na to? Ulitin ko ha. Yung sinasabi nilang trust the science is the most unscientific statement na pwede mong sabihin. Kasi sabi nga ni Einstein, question everything. No? Which is the opposite ng sinasabi lang trust the science. Opo. Totoo po. So yun nga po, sir. Hindi ko alam kung saan napunta yung slide ko, pero nawala. Pero yun po ang sabi dito sa huli, all the strategic planners and thinkers
do plan or predict the occurrence of such events. So, ayun na naman po tayo na parang in a sense po, sinasabi na lang po nila may mas higher pa sa atin na mga nasa baba ng pyramid na nagpa-plan ito. And we are just revolving, katulad ng sinabi niya po sir kanina, we are just being revolved in to maintain dun sa level na yon, na yung iba po na nakakapunta sa taas must be part of that system. In a way, must be part of that pagka ikaw nga ay pagka nasa fraternity ka, para meron ka ring anong bang tawag doon, yung pagka binibinyagan sir? Initiation. Kaya yung iba hindi nakakarating dun sa tuktok kasi may initiation. You must be doing what they doing. In a sense, parang katulad din po ng mga tinatawag nating mga nasa gang, ano po? Sabihin na natin para malinaw po. Yung mga nasa gang ho, 'di ba, bago sila maging part niyan at maging member ho, kailangan maging proven na kaya nilang gawin yung job. Kasi kung hindi, wawala sila ng tiwala doon na baka mamaya insider to. Or ano to, ano tawag dito? Yung, ano tawag doon? Yung, nag-i-spy lang siya, nagkukunari lang siyang gang. Parang common na sa balita yan. Mayroon kita ko mga nabalita na yung pumatay daw is part of, ano daw yan, initiation sa gang. Papatayin mo itong ano, para malaman natin kung, and insert ko lang, may mga usap-usapan, doon sa hindi nakakalam, yung ano daw, yung si John Cena, na naglumabas siya, nag-present siya ng award, nakahubad siya. Sabi na initiation daw 'yan sa grupo ng ano, yung Hollywood. Elites. I don't know, no? Pero naano ko lang 'yan. Parang 'yun ang sumagi sa isip ko. Yes, sir. Alam niyo po, in a way, naniniwala ako sir, part ng marami pong occult talaga nangyayari sa Hollywood. Yung kay Didi, kay Usher, kay Bieber. Yeah, Ito pong tinuturo nila sa atin. Kaya nga po, napaka-kawawa ng mga kabataan po natin. Excuse me. Kasi mga kabataan po natin, ang tinitingala nila is yung mga nasa artista, ano po? Yes. Yung mga, yes. Mga naandyan. Even itong Nickelodeon. Kung, alam niyo na po yun, sir, no? Yung ibig sabihin ng Nickelodeon. Tinanggal lang po yung N. Nickelodeon sa Latin po is, I don't believe in God or I don't trust God. Yeah, parang nataan ako yan. Grabe. Kaya nga sabi ko, di ba, from the start, the best way to hide something is in plain sight, no? Mga anak ko lumaki din sa Nickelodeon and then we didn't know that. And yun nga, no? Basta sabi nila, kung meron daw deep state, sabihin, may nagpapatakbo sa gobyerno, and then meron din organization dito sa Hollywood na, pagka hindi sumasang-ayon o hindi sila nasasayahan sa ginagawa ng isa sa mga membro nila, inaalis nila or makita nyo lang, namatay daw, nag-suicide daw sa bathtub, shoutout Matthew Perry. And then yung yun nga, hinuhuli ngayon ng police, sinahabag. So, I don't know. Wala tayo talagang physical proof, no? Sabihin nyo, conspiracy theory. Pero, parang ko sinasabi, I don't believe in coincidences. Things happen for a reason. It's just that, ayaw lang natin pagdugtungin. Like, we don't want to connect the dots. Kasi pag nalaman natin yung katotohanan, and then, marirealize nyo nga na evil exists in this world. Evil I don't care kung anong religion nyo. Guys, evil exists. Kahit anong religion nyo. Wala, hindi tayo mag-uusap na ano. Pero yun yung pinaka-basic na principle eh. And I think that is one of the reasons why I'm doing this. Kasi evil, guys, evil, they don't rest, they don't sleep. No? Kung tayo, ang sarap ng tulog sa gabi, they are planning something, they are doing something, no? Kung kailan, relax na relax tayo at kukonnect ko sa eclipse, no? Yeah? Kung relax na, event to, magsaya tayo, mag-day off, yung mga kakilala ko, mag-day off daw, dahil para maano. Pero hindi natin alam yung ginagawa ng kabilang kamay nila eh. They don't rest, they don't sleep, because meron silang agenda behind this. Okay, sir, tuloy. Yes, sir. Katulad nga na nabanggit ng viewers niyo po, sleight of hand, yung magic nga po. Hindi nila
hindi nila pinapaalam yung kabilang kamay. Pero ito po, regarding sa Black Swan po, yung known, sa bilog ng known, sabi po dito, not wearing a seatbelt can cause an accident. Alam na po natin yung part na yon, known nga po eh. Sa unknown, yung Black Swan event, it could be a car crash, it could be flying bullet na ano, kumbaga ligaw na bala, nagda-drive ka, bigla na lang ikaw tinamaan, tapos nag-car crash. So, dalawang events yung nangyari. Or may tumawid na pusa, prumeno ka, yung nasa likod mo, na-rear-end ka. So, ang dami pwede mangyari. So, yun yung sa unknown. Pero yung nagtatagpo dun sa known, between known and unknown, is also itong nakasulat. Okay, hindi ko siya makita dito sa akin, sir. Okay, sabi dito, some drunk driver can hit my car, ano? Iulitin natin, no? Yung sa between known and unknown, yung pwedeng mangyari, ano po? Yung pwedeng mangyari, katulad ng aksidente. Pero yung unknown is yung hindi natin alam. Pwedeng ang resulta po nito is may mamatay. Opo. The unknown, example yata yung nakita ko sa video sa Taiwan. Nagda-drive sila sa kalye, bigla may bumagsak na malaking bato. How can you predict that, no? May babagsak, babagsak ang malaking bato yung kotse mo. Yun. So, katulad ng sinabi ni Sir, yun po yung good example ng unknown. Ano po? At marami pa pong iba. So, ito po ay yung sinasabi po sa atin na tawag dito, na Black Swan is really unpredictable. Masyado tayong nasanay dun sa White Swan until dumating yung Black Swan, then sasabihin lang natin, talagang dadating yan. Parang ganun na lang yung reaction natin. Hindi tayo, kumbaga, curious na, okay. Yung pinipresent kasi dito ni Taleb, regarding about markets, kasi more focus siya sa market eh. Predictable po, kung tutuusin. Kung magkakaroon lang tayo ng curiosity about things, kung meron lang tayong gana, hindi lang po curious eh, kung hindi yung papaganahin po natin yung isip natin na, teka, it's almost similar dun sa famous saying na history is repeating itself, ano po, or history repeats itself. So, fast forward po natin, makikita rin po natin, naging abrupt po itong mga pangyayaring ito. Kasi sir, ito, observation ko lang sir, so, may 7-year cycle. Pero itong mga lately na nangyari since 2020, sabi ko, something is off. Kasi parang laging nagsisimula somewhere around March or katapusan ng February, minsan first week ng April. Ah, okay. Napansin ko yan, sir. So, ito, March 11, 2020, declared by WHO, DAS, ika nga ni Ma'am Lynn, officially, yung coconut na yan, no? So, tapos napansin ko, 2021, after nung 2020, nagkaroon din ng stock market crash, which is predictable naman in a sense, pero nangyari nilang i-announce din March 23. Pero hindi pinansin ng tao kasi parang expected na rin eh. Uh-huh. Or parang wala lang silang pakialam kasi masyado silang nalinlang ng ayuda, ng stimulus. Di ba, Brad? Yes. Sir Jason? Yeah. Well, in fact, yung stimulus na yan, naging opening yan lalo para i-ramp up nila at i-prove nila na ang UBI ay nag-work, yung Universal Basic Income. Kasi during that time, I think naka-receive din ako ng stimulus sa, mga about 2 months. 2 months yata ako, hindi nagkakamali. Kasi tinawag ako sa work na kung gusto mo ganito. So ang ginawa namin, nag-work din ako, tapos during that time, limited lang din yung hours. So, kumikita ako sa work at the same time, sinusupplyan pa rin ako ng stimulus. Basta wag daw mag-over yung, anong tawag dito, sweldo mo. Eh, nagkataon yung oras na binibigay sa akin, hindi mag-over sa limit. So, binibigyan pa rin ako ni John Uncle Bo. Sam. Uncle Sam pala. Uncle Sam. Ni Uncle Sam. Uncle Sam. At the same time, kumikita pa rin ako galing sa work ko. So, pero yun yung
introduction nila sa UBI kasi it was supposed to be like something like that na meron din silang i-hand out while hindi ka totally nagko-quit sa work. Actually, ginawa na po nila yung experiment or yung study na yan dito sa Stockton, California, matagal na, 2016, 2017, kung hindi ako nagkakamali. Tapos sa Oakland din po. And then gusto din gawing trials siya ni Mark Zuckerberg. In a sense, sa buong California. So sabi ko, nung nakita ko nga yung headline nung isang araw na yung 4-day work week i-introduce dito sa California na, sabi ko, wow, kailangan i-research ko yung tungkol sa UBI kung isasabay ba nila at saka yung CBDC at saka yung National ID i-implement na nilang sabay-sabay. Kasi yan po eh, yung four topics na yan, CBDC, UBI, ano pa yung... National ID. Oo. So yung apat na yan, they are revolving in one circle po. Hindi lang nila pinapakita sa madla yung connection, pero once you dig deep about these topics, makikita nyo may connection po talaga yung apat na yun. Grabe. So, pero yun nga pong ginawa nila eh. Crinash nila yung market kasi, actually sila ang gumawa yan dahil binigay nila yung stimulus. In fact, si Trump, nagbigay pa siya ng waiver sa mga gusto mag-pull out ng 401k nila. Naalala nyo po yun, sir. May dumating sa aming sulat. Hindi kayo magbabayad ng tax, pero... Actually, ginawa ko yun. Ginawa ko yun. Guys, share ko na lang, no? Doon sa nagpa-follow sa akin, in-avail ko yun eh. That's the reason nakabili kami ng lupa. Bumili kami ng lupa, nag-pull out ako. Kasi, ang laki ng tax kasi. Pagka pinull out mo siya na walang ganon, ano ba yun? So, walang penalty. I think penalty is the term. Magbabayad ka ng tax, no? Hindi, unavoidable ang tax eh. Walang penalty siya during that time. Pag-pull out ng maaga. Yeah. Pag nag-pull out ka na maaga, ang laki ng penalty, ang laki ng tax mo. Pero during the scamdemic, naglabas sila ng ganyang requirement na, oy, okay na, okay mag-pull out ng 401, walang penalty, tapos yung tax mo, pwede pang i-divide in 3 years. Kaya ang ginawa ko doon, binili ko ng lupa. Okay, sir, tuloy. Pares po pala tayo, sir. Pinaid off namin yung sasakyan lahat. So far, mortgage na lang po ang binabayaran namin. So kami far, rin, mortgage yun na lang din. Amen to that, sir. So, yun po yung ginawa namin. Kailangan, sabi nga, dahil kailangan magkaroon tayo ng palaisipan na how do you beat the system? Yes! Tapos, yun nga po, February 24, 2022, nakita naman po natin yung Russian-Ukraine war nangyari. It's not far sa March, pero pasok pa rin po siya. Pasok pa rin siya. Yan lang yung major events na nilagay ko po dito na napansin ko, sir. Tapos, last year, Silicon Valley Bank, regional po yan. Nagsimula siya sa regional lang. Then, nakita po natin, nadamay na rin po yung big banks, katulad ng Chase, ng Bank of America, ng Wells Fargo. Lima po yung malalaking banko yan. Nakalimutan ko na po yung iba. Pero, ito pa po yung isa pang napansin ko na kakaiba. Hindi po yan lumalayo, sir, sa March. Kasi kung tutuusin po, hinipe na nila ng March pa lang yan. Yes. Hinipe na nila ng March. So sabi ko, ito na nga po, ginot down ko na. Military movement, earthquake drills. Kasi pinakita ko po dun kay Ma'am Lynn nga po, dun sa nitong March, merong California earthquake drill. Usually naman po, October po yan eh. Yung drill na yan. Nagtaka ako, sabi ko, bakit maliliit week? Correct me if I'm wrong, baka regular din po ito. Pero medyo nag-coincide kasi ang nakita kong coincidence niya is yung parte kung saan meron pong fault line na pinipredict dito sa West Coast. Sa West Coast alone. And it includes everything, Alaska, British Columbia, Washington, Oregon, and California. And then yung mga earthquake drills, meron sa British Columbia, meron sa Alaska, meron sa California. Ang wala lang po is Washington, Oregon. Pero, ang nakita ko naman po, hindi naman siya totally in connection, pero yung, kasi ang earthquake po, marami naman po, hindi naman po siya ganun ka-serious until we see something around 5.5 to 6.
dahil yan po ang nagbibigay ng senyales. According po, ano po, kung nanonood po kayo kay Dutch Sense, isa po siyang independent earthquake forecaster na kilala at ano, legit. Dutch Sense, or kung nanonood po kayo kay The Earth Master, ito po, binibigay ko po sa inyo kasi yung mga seismologists natin ngayon, wala naman pong, ika nga eh, sa Batangas, hase. Wala namang hase. Ano yung sabihin nun? Itong mga Tagalog? Kasi parang walang kwenta po. Okay. Walang kwenta. So, pero yan, very legit po sila at ano, si Dutch Sins alone, matagal ko na po siyang sinusundan. Si Earthmaster, nito-nito ko lang po yan nakita po eh. Pero si Dutch Sins, yung mga prediction ng earthquake niya based dun sa mga software na ginagamit niya at ano, analyzation, natutunan niya na po talagang ma-predict, talagang nangyayari po talaga. So, yung level of respect ay naandun na po sa kanya. Ano po? Kilalang-kilala na siya. So, ito po, yung NASA, kinonek ko na lang po, CERN, smashing atoms, yung large gathering alone lang po. Kasi, imagine, kung meron pong Black Swan event na mangyayari doon, kawawa naman po yung population na pumunta doon. Hindi natin alam kung ano man mo yun, kung meron man, or kung ano man. Kasi hindi po namin sinasabi na may mangyayari. In fact, ang naisip ko nga po, baka walang mangyayari that same date. Pero, it could be delayed. Usually, ginagawa po nila yan eh. Yung nangyari po sa 9-11, marami na pong prediction nun eh, na ginagawa nila. Pero hindi po nangyari. And then, it was delayed to the point na nakakalimot siguro yung tao na may ganun klaseng pwedeng mangyari. And then, nung nangyari, yung iba, sinasabi nila, alam kong may posibilidad na mangyayari to, pero hindi ko sure na, hindi ko lubos akalain na ganito. And then, lumabas na rin po yung maraming evidences na alam natin around, surrounding that, na alam nyo rin po siguro yun, sir. Yeah, to the point na, sabi nga nila, kasama yan sa The Simpsons eh. No? Pero, di ba? Opo. Yeah. And then, kung pag-aaralan po natin, may connection po talaga kung bakit around this time around po nangyayari to. Kasi March is originally the first month of the year, originally po. Ngayon po, maikoconnect nyo po, kasi po may tinatawag na Zionista, ika nga po, ano po. Yeah. May mga nagfa-follow pa nung old calendar, ano po. Kasi yung calendar po natin is nasa Gregorian calendar na po tayo eh. Ito pong ito pong March ay noon pa po to, that time around 753, ano po. Pero kung titingnan niyo po, may mas oldest calendar pa yung Hebrew calendar na ganyan din po ang start, March. So, inadapt lang din po ito ng mga Romans, pero ginawan po nila ng sariling twist. Ano po? May kasabihan nga po tayong sinasabi, all roads lead to Rome. Ano po? Kasi po, inadapt din ng Romans yung simula at start ng calendar ng mga Jewish or Hebrew na March, pero iba po ang tawag sa kanila. Hindi ko po sa ulo yung mga kalendaryo nila, yung Nisan, Tav, Tammuz, yung mga monthly names po ng Jew, ano po. Pero kaya nga po yung iba sinasabi nila, baka mga Jewish Zionist yan yung gumagawa niyan, kasi may sinusunod silang mga kalendar, sabi nila. Okay. Ano, hindi ko mapuprove yon. Speculation ko lang po yon. So, mag-insert lang ako, no? A few days ago, na-realize ko bakit maraming galit sa mga Hudyo, no? Maraming galit. Sabi ko, bakit sila galit sa ano? Eh, sila na nga yung inatake last, ano, no? October ba yun? Yeah, October 8, parang ganun. And then, parang na-realize ko, because dito sa bangayan ni Candace Owens, saka ni sino nga yan, sa Daily Wire, yung Daily Wire. So, meron silang agenda in itself, no? Meron sila. And then, they ayoko sabihin yung hate eh. Parang ayaw nila sa, ano, sa mga Christian views, no? Sabi nga eh, sa mga Hudyo nga daw. Ben Shapiro. Sabi ko, doon ko na realize why they hate these people. No?
Kasi nga, para sa kanila, offensive ang yung faith natin, namin, no? Christian faith. Kasi okay, iba yung paniniwala. May isang Hudyo nga daw na kumontra sa kanila, pinako pa nila. May isang Hudyo na ako po. And then, palagi ko naririnig yan yung masasabi mong Zionist na nasa likod nito because they control everything. They control the banking system. Lahat sila nasa pwesto. And na-mention mo kanina, hindi mo pwede mapatunayan. Yeah, hindi natin mapapatunayan. Pero palagi lumalabas eh. Guys, no, yung mga nanonsan, palagi lumalabas yung mga ganyang topics or mga ganyang words. Na ah, sila na ano yan, pakanaan nila yan, no? So Sir Tuloy. Opo, ang mapapatunayan lang po natin yung ginagawa nilang masama for sure. And then yes, kung masama po yung ginagawa po nila, masamang budhi sila sa madaling salita. Yun lang po talaga ang concrete evidence na maibibigay po natin. So kaya kung may nagpa-follow po tayo, kung fina-follow po natin yung mga elite, kung masyado tayong drone kay Warren Buffett, at kung kanino ano Bill Gates or kung kanino pa, why do they do this kind of stuff? Bakit gusto nilang... Yeah. Oh, di ba, sir? So ngayon, ito nga po yun. Ito pala yung mga months. You know? Yung Nisan, yung first month would be the... ito pa. Tingnan nyo po. Nisan is the first month sa Hebrew or Jewish calendar. Ngayon po, sa Gregorian calendar, equivalent nito, it's around March and April. So pasok po, di ba, sir? Tapos ER, yung second month. So makikita nyo po dyan, meron din pong tie-up po yan sa Egyptian or tinatawag nating Roman, Pagan Rome. Ano po? Pagan Rome. Kasi bago pa ho naging Holy Roman Empire ang Rome, they were Pagan Rome po, according to history. So yung Pagan Rome po, makikita nyo po yan, yung January, pinangalan nila sa God, Janus. Ano po? February, Februro, to purify. March, Mars. April, Aperire. Hindi ko alam kung paano i-pronounce po. Eh, no? May, Maya. June, Juno. July, alam naman po natin sa history si Julius Caesar ang umano po dyan. August, Augustus. September, Septem. Yan, babalik po tayo dyan. Ano po? Kasi tingnan nyo po, dito po sa nakasulat na to, ano po, kung titingnan nyo po talaga, March, kung March ang simula, bilangin po natin, March, April, May, June, July, August, September, October. Tama po yung sinasabing Octo, 8 month po siya, October, kung sa March. Ngayon po, through history po, tama. Opo. Ayan po, Octo, 8, nakasulat po. Septem, 7. Ano po? So yung January and February po, inad lang po talaga yan. Nasa history po yan. Naka-document po yan. So, for some reason, akala po natin, January po yung start. Ano po, doon po tayo nagse-celebrate ng New Year. Pero, back in the old calendar. March kaya nga, talaga. Magtataka rin po kayo. Opo. Magtataka rin po kayo bakit meron pa rin, in a sense, kung bakit may mga ganitong events, meron pa rin nangyayari. At meron pa rin gumagamit based on that. Sa akin lang po ha, opinion ko lang po ito. Hindi ko sinasabing fact po ito. Nagre-research lang din po ako. Kung kayo po ay encourage, try nyo rin po research nyo po sa sarili ninyo. Dahil mas, baka mamaya po, mas maganda pa po yung research ninyo. Ano po? Lahat po tayo, kung tayo po yung magsasaliksik, ipoprovide po sa atin, naniniwala ako ng Panginoon yung katotohanan. Kasi ako po, I was just driven to wanting to know the truth. So kaya po ako deep dive sa pagre-research. Pero kayo po, meron po kayo yung kapasidad niyan. Lahat po tayo may utak na pinovide sa atin ng Panginoon. So make keep especially may internet na ngayon, may internet na, mas madali na mag-research. Yes, sir. Lalo na ngayon na alam natin na pwede rin nilang i-turn off. So while we still have the means to use it, let's use it meaningfully. So, yun nga po. So, the New Year once started in March. Ayan po, in-screenshot ko po yan. National Geographic pa po ang nagsasabi po niya. No? Ah, talaga? Opo. At ito po. Sige po, sir. May sasabihin po. Hindi, mag-insert lang ako, no? Kasi, opo, guys, lilinawin ko lang, no? Diba, sa palagi ko sinasabi, I don't believe in
coincidences. And then nakita ko lang nag-present yung guest natin, no? Kay Ma'am Lynn. And then in-invite ko. And then hindi ko alam kung ano ipe-present mo, di ba? Hindi kita sinabihan, oh, ganito ipakita mo. But before going live, napapansin ko na everyday dumadaan sa feed ko yung question about our calendar. Na sinasabi, bakit tayo ganito, ganyan? Eh kung ano, kung susundin natin yun, perfect sana, walang butal yung days. Di ba? Sabi nila, oh, okay, so hindi pa ako naggagawa ng video about it kasi, pero na-arouse na yung curiosity ko. And then, babalik tayo. Things happen for a reason, no? Reason. And salamat sa ating guest, no? Salamat kasi din po, sir. Hindi ko siya, hindi kita sinabihan, sabi mo sa kala, hindi kita sinabihan kung pa-present mo, di ba? Hindi tayo hindi magkakilala po, talaga. Yeah, hindi kami magkakilala. Hindi. And then, na-amaze din ako. Yeah, first time lang din namin, no? Exchange, nag-exchange lang kami ng message, no? Sir, pwede ka ba mag-guest? And then I'm amazed about the information that I'm taking in right now. And then looking back, ilang weeks, months na ako naka-curious, bakit palagi lumalabas sa TikTok to, sa Reels, na yung pina-follow nating calendar, imperfect, hindi, may butal nga, kung ano daw, eh, sakto sana, no, yung days. And I think this is it. Binago nila, nagdagdag ng ano, dapat March tayo nag-start. Okay, sir, tuloy. Totoo po, sir. So, sinabi po nila dito, yung Mesothelic people of Britain track the phases of the moon. Ito po yung between moon and sun, ano po. Kasi nagsimula po talaga ang ano, ang sa Hebrew calendar, they were also looking at the moon, ano po. Part of that is moon. Hindi po talaga sila sa sun. Kasi nga po, ang Egyptians are known as ano, are worshippers of the sun, or they also have what they call the sun god. Sun god, which is sun god Ra, which is nabanggit din po yung deity na yan dun sa, kung hindi ako nagkakamali, din dun sa rocket, ano po, nabanggit din yan yung Ra, or sa eclipse, I believe, eclipse, yung Ra, sun god Ra. So, sabi dito, ang ginawa ng Chinese, kinombine nila yung methods ng lunisolar calendar. Pero makikita rin po natin na ito din po ay ginamit din ho ng Jew. So kung titingnan natin, mas nauna po ang Jewish history, and then sumunod po ang Romans, although existing na po ang Rome that time, kasi ang Rome po is state. Kaya po makikita natin itong nakaraan lang pong ano, kung napansin niyo ho, ang church noon is yung mga Hudyo, ano po, and then ang Rome is the state. And then nung hindi nagustuhan ng kapwa Hudyo, nakadugo ng Panginoon ang bayan niya, nakipag-connive sila sa state para ipapako si Kristo. Birin niyo po, kaya nga hindi, ano eh, sabi nga doon eh, ang Panginoon daw po ay namatay with a broken heart. Dahil yung sarili niya mismong bayan, hindi lang po yun, hindi siya tinanggap. Yeah. At hindi nila nakita niya. Yun. Hindi po nila tinanggap yung word ng Panginoon kasi naging threat sa mga Jewish. Oh yeah, God, yeah. Like, priest. Yeah, mga priest, Jewish si, you know? Si Kristo, dahil sinasabi nila kasi kung umimik ang Panginoon is very strong kasi nga kung mababasa natin sa Biblia, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Pero pinadala ng Panginoon si Jesus as representative from God to live the word, hindi live na umalis, live yung ipamuhay yung sinalita niya. Isa so buhay. That time nung pinapangaral niya, naging threat si sa mga rabbi. Ito sabi niya, Panginoon lang pwede magsabi niyan, pero hindi nila maunawaan kasi nga yung pag-conceive sa kanya was not conceived because of Joseph. It was really a miracle from God na na-conceive siya. So ang alam nila is tao lang siya, pero hindi nila makita except for the 12 disciples na naintindihan nila na ito talaga ang Panginoon, ito yung promised Messiah, ika nga sabi nila. So ano lang po 'yon, ang tawag dito, segue lang po 'yon. Pero sabi po dito, Roman scientific knowledge, social structures change over time. So did their calendar. Maski yung calendar nila, ilang beses po nila pinagubago. Sabi pa dito, the Romans tweaked their official calendar several times from Republic's founding
in 509 BC until its dissolution in 27 BC. Ano po? Sinasabi nila dito before Christ. Pero during that time, before Christ, the Rome was not established. So medyo may parang itong napagkunan ko dito is parang medyo hindi accurate yung ginawa niyang historical foundation. Kasi ang alam ko BC is before Christ. Yeah. Medyo nakakalito ko dahil binago nila yung BC tsaka AD. Eh. Kasi yung BC dati, before Christ, AD after death. Ngayon binago nila ng I think it's BC. Para nga malito yung tao, and then CE, which is yung CE is common erang ang ibig sabihin. Oh, so, okay. Binago nila talaga yung, maski terminologies, kasi nga kung may magsasaliksik, sir, ito lang ah, opinion ko lang din to, kung may magsasaliksik talaga, malilito ko ngayon, bakit BC to, before Christ? Eh, before Christ, Egyptian rulership pa ang nag-e-exist, which is, ano lang, in-apply lang din ng Rome yung concept ng Egyptians noon, kaya nga din sila mga ano eh, sun worshippers din eh. So, parang naalala ko, parang na-insert ko lang, no? Parang yan yung ginagawa din nila ngayon, di ba? They changed the definition. Binago nila yung definition ng Bechin, guys, no? Binago nila, makes you wonder, why are they doing this? Kasi nga, may reason, hindi yung basta aksidente lang binago nila. So, yung doon sa hindi nakakalam, nakikipag-debate ako dati ngayon, hindi na. Na sabi sa akin, ba't di ka naniniwala sa Bechin? Eh sabi ko, di ba, ang definition yan, mula nung nag-aaral ako hanggang nagtrabaho ko, live attenuated Bechin na Bechin. Nagpo-provide ng immunity. Bakit ngayon, tinatanggal na nila yung nagpo-provide ng immunity? Kasi yung pinupush nila, hindi nagpo-provide ng immunity. Kaya binabago nila yung definition. So, nakakasyak lang na dati pang ginagawa pala nila yan just to push an agenda. Yes, sir. So, ayun nga po, sabi dito, yung first iteration was scant 10 months long and paid homage to what counted in early Roman society. So, mismo sila po nagpo-prove na 10 months lang talaga noon, wala pang January tsaka February. It continued until December, which is the harvest time in temperate Rome. So, yung December po ang harvest time nila sa Rome that time. So, during that time po na inano na po nila, in-apply na po nila ang sun. Kasi sa sun lang po sila eh, hindi po sila sa moon eh. Sa sun lang po talaga sila nagbe-base. Although, meron hindi nagtutugma, in-add po nila yung combination ng sun and moon, katulad po nung ginawa ng mga Chinese. And then, bago nila in-add yung moon, for some reason, nagiging off kasi pagdating ko sa February, di ba, meron pong, anong tawag dito? Ano bang tawag po dun sa February? Leap year. May leap year and then may kulang na araw, oras. Yeah, yeah. Pero during that time, yung Hebrew and Jewish, wala ho silang problema sa ganun, sa calendar. Yeah. It was definite. Sakto lang. Sakto lang po. Katulad ng sinabi nyo, sakto lang talaga. Pero nung nagkaroon sila ng problema, nakita nila, kailangan nilang pagsamahin. Kasi nga, naandun yung element po, sir, nung sun. Sa kanila po talaga, sa Rome, they are like, ika nga is Egypt 2.0, ika nga. Kasi nga, bago nga po sila naging Holy Roman, is naging pagan Rome muna sila. So may paganism na nanggagaling sa Egypt. Yung pagan god nila, Ra, and all others, si Horus. Ano po? Si Horus yung gabi yata, kung hindi ako nagkakamali. Siya yung god of night. So in-apply nila the same way para ma-fill up lang yung gaps. Pero at the same time po, ito na ngayon yung kung bakit tayo may mga festivals at holidays. Sinabi dito, was to make it work and determine the dates of religious holidays, festivals, and days when business could not be conducted. So yan po, in-add din nila yung mga holidays natin, kaya po tayo may mga holidays ngayon. E yan po yung something na siguro for some of us, hindi alam. At one point in time, ako din po hindi ko alam. Naging out of curiosity ko po, ay gusto kong alamin kung bakit ganito ang kalendaryo namin. At one point po pala na mababanggit ko sa inyo, sir, dahil kaya ako din inaalam, sir, alam niyo po ba may movement
na tatanggalin na po ang Sunday as the first day of the week. Okay. At ibabaguhin nila, ang gagawin nila is Monday ang magiging first day. So sa madaling salita, lalabas na seventh day ang Sunday. Which is totally baliktad sa belief ng mga Hudyo at yung mga ibang nag-worship ng Sabat or sa Saturday sa araw. Ano po? Kasi po yung seventh day is nakasulat po sa commandments ng Panginoon sa ikaapat na utos. Sa ikapitong araw, ikaw ay mamahinga, which is yung seventh day. Kasi nga po, ang Sabat po, ang Sunday po ngayon ang first day. Ang Saturday po is the seventh day. So may movement po. Siguro at 6 kung meron po din ako noon nasa ibang slide po. Na ano po, around 67 or below than that ang countries na lang na hindi. Sa Europe po gumagamit na po sila ng Monday. Some parts of Europe gumagamit na sila ng Monday as the first day of the week. Oh, okay. Kung bakit po naging interesado ako dito, later po i-share ko sa inyo pag ano po. Pero ito nga po hanggang sa naging Julian calendar, kasi bago po ng Gregorian, si ang Gregorian calendar po is after the name of Pope Gregory. Ano po? Siya po ang kaya po nabanggit yung Gregorian. So nakikita po natin yung rulership ng Pope na po dito. Kasi change na po nila yung days, yung times, tapos yung implementation po ng worship services nila, ginawa na rin po nilang batas. Kaya po, kung titingnan nyo po yung roots ng Blue Laws, tingnan nyo po yung roots ng Blue Laws. At isa pa rin po yan naging out of curiosity ko kasi po, yung kung alam nyo po yung movement ni Trump about Project 2025, yung Project 2025 po, isa po doon, pinupush nila yung Christian nationalism. Which is, it might sound good, pero hindi niyo po kasi may batas po tayo even nung time ni JFK, nung nagsalita siya, nag-speech, kasi siya yung first Catholic president ano po in history, siya yung first. Ngayon, nag-alala yung mga karamihan kasi po ang US by default is a Protestant country po. Kaya po naging Protestant country ito dahil yung pag-aalipin po nung during that time ng 538, even earlier than that, to 1798 AD, ng simbahan ng Rome, ng Roman Empire, ng Holy Roman Empire, which is Catholicism sa Europe. Kasi pinapersecute nila anything that will go against them. And isa na po doon prominent na nagsimula was Martin Luther. And then it was nasundan po yan nila Wycliffe, ni John Huss, ano, and then if I remember it correctly ano po, and yung si Calvin, kasi naging religion din po yan that time, Calvinist, ano po sila, Calvin, and then sila Tyndale, mga binurn po sila sa stakes sa kanilang belief, kasi si Martin Luther that time nagbabasa po siya ng Biblia, na find out niya na hindi po daw totoo yung ano sa Biblia, hindi mo kailangan magbayad para maligtas ka. All you have to do is... Yeah, may tawag sila doon, ha? Ano, indulgence. Indulgence. Yeah. Opo. Ngayon, nagprotesta siya. Siya ang isa sa mga prominent na meaning ng protest. Protestant. Sa English. Kaya po naging Protestant. Pinako niya po sa church ng Germany, isang building ng Germany, sa Wittenberg, Germany, yung 95 Theses na against dun sa sinasabi ng simbahan ng Rome. Na mali lahat yon. And from there on, create nila yung tinatawag na Jesuit. Yung Jesuit na yan, sila yung elite ng Rome na para kunin yung mga lumabas sa kanila. Kasi nga, meron ng Protestant movement. So, hindi na sila Catholic sa madaling salita. Sila yung nag-come out sa Catholic dahil nagkaroon ho ng talagang separation dahil nakita nila mali ito talaga based dito sa salita ng Panginoon. Sinong susundin natin, sabi nila? Yung tao ba ang Panginoon? So sabi nila, binasa din nilang Biblia, sabi doon ni Peter, we should obey God rather than men. So isa yun sa mga principles na, biblical principles na pinang
pinanindigan nila. So yung Jesuits po ay yung tinatawag na Society of Jesus, ano po. Yeah. So yan po talaga, talagang na ano, nakaka-shock man po para sa iba sa atin, pero they even have their own astronomers eh. Hindi na po tayo magtataka kung bakit po may mga astronauts ngayon. Back then wala pong astronauts, pero they could read the skies. Pero ngayon, may mga astronauts tayo, pero parang hindi pa rin sila definite pagka binibigay sa atin yung first-hand information. Parang nakakapagduda naman po, kasi back then in the days, tumitingin lang sa stars at saka sa moon at saka, actually hindi na po sila tumitingin sa araw eh. Stars and moon lang po ang kanilang stars. Basis talaga nun eh. For some reason, bakit kailangan yung sun ang maging bagay na kailangan i-worship even the time ng Egypt and inadapt po ng pagan Rome? And then, makikita rin po natin na nagkaroon din po ng pagbabago ang Rome at the end. No? Kasi po, diyan po nagsimula yung heliocentrism naman po, yung cosmological model ng sun, na ang mundo daw po ay nagre-revolve sa sun. So, ito na po, dito na po papasok yung mga kababayan, mga kakilala natin na naniniwala din sa tinatawag nilang flat Not Earth. Yeah. So, sabi ng asawa ko, hindi daw bilog daw mundo. Pero ang tanong ano po, Sir Jason, bilog ba talaga ang mundo o binibilog nila ang ulo natin? Pero ano, wala akong sinasabi na flat ang mundo, ano po. Naandun ako sa in between kasi I myself haven't debunked this part. Although may mga proof sa Bible na nagsasabi ang mundo ay as stool para sa Panginoon. That means hindi siya pwedeng maggalaw. 'Di ba ang stool ho yung may apat na paa? Yeah. So hindi yung gagalaw. 'Yun ang meaning nun. So pero mag-insight lang ako, ha. So parang parehas tayo, no? Nasa gitna din ako eh. Actually, nag-member nga ako ng Flat Earth Group Philippines eh. Tapos nung nagpunta ako sa NASA, may NASA dito, no? Sinipa, kinik out ako. So, hindi nila alam kung ano ba to si Jason? Flat Earther ba to? Or globe, ano ba to? Globe Tard. Yan ang tawag nila eh. Nagbabangayan sila. Pero ako, it aroused my curiosity. Ano ba talaga? Hindi naman talaga natin alam eh. Kasi nagre-relay tayo sa binibigay din lang din sa atin. From the moment na pumasok tayo sa school, di ba? Ito yung tinuturo. Okay, pero isa lang sa ano, yung sa mga observations ko, i-share ko na rin sa inyo kasi yung naka-interact ko yung kaibigan ko, nag-message sa kanya, kaibigan ko si Jed, kababata ako din. Sabi ko, alam mo, okay na ako sa ano, ang hindi ko lang talaga magets, paano nag-i-spin tayo ng 1,200 miles per hour? Kasi sabi ko, pag nag-i-spin tayo, tatalsik tayo palabas. Palabas tayo dapat. Hindi paloob. Paano? Eh, sabi niya, eh, kasi ano yan eh, parang inasalub ka ng kotse, pag kahit mabilis yung ano, hindi ka naapektuhan. Well, kasi yung kotse ko, 100 miles pataas eh, napapa-atras na ako eh. Napapa-atras na ako. Eh, kung 1,200 miles, yung mga roller coaster, di ba? Nadadala ka eh. So, I don't know. Yun ang hindi ko hindi ko pwedeng sabihin na flat earther ako, hindi ako pwedeng sabihin globe tard ako, pero andun din ako, nagre-research ako kasi unless meron talagang solid evidence, di ba? Dapat, kung nandun ka dun sa, sorry sa mga viewers ko, no? Kung either side kayo, kung nandun kayo, you have to disprove the other, pero patunayan mo rin na tama ka. Hindi pwede, kasi ito yung sinabi eh. Hindi pwede. Kung otherwise, kung gano'n ang mentality natin, ano pang silbi ito, nag-uusap tayo kung makikinig lang pala tayo sasabihin nila. Di ba? What's the opo, point? Opo. Okay, sir. Totoo tuloy. Totoo po, sir. So, dito na buo ang ano ka rin, yung conviction ko. Malapit na po ako makonvince talaga, sir. Finally, talaga totoo dun sa medyo flat na side, ano ho. Pero, meron pa po akong isang dinidigdip. Kasi dito po, sabi dito, that time, 2 centuries later, after na-introduce yung heliocentrism, kasi nga po, ito ang summary ko about it, about sa calendar.
about sa gods at about sa perspective nila sa mundo. It's all about the sun. Ano po? Kaya ngayon, medyo nagkaroon din po ako ng interest talaga na grabe about the eclipse. Bakit naman nila tatakluban ngayon ang sun? Well, in fact, sa kanila, sa mga nasa top head, sa kanila, ang sun is also something na prominent sa beliefs nila. So bakit ngayon nila tatakluban? Eh, meron pa akong, eto naman isa, theory ko lang ito. Kasi may lumalabas ngayon yung kay Marie Julie na 3 Days of Darkness. Galing din po ito sa fate ng nasa Rome. Okay? Ah. Fate ng Rome. So, kinukonsider nila na propeta nila ito, si Marie Julie. I have nothing against other religious beliefs, by the way. Ano po? Atin po lang, ano, open-minded lang po tayo na dinidiscuss natin to para wag nyo... Hindi, wala po akong ina-attack or anything. Hindi, ako muna. Hindi, mag-insert ako kasi yeah, meron tayong viewers na nagtatanong alin daw ba yung mali doon sa Catholic faith, no? Okay, dininamin ko lang. Ako, Catholic ako ever since and yung pa rin ang faith ko. And then I'm at this point in my life na na-realize ko siya. Yeah, hindi perfect yung ano yung Catholic faith. So siguro kayo din, hindi pwedeng, oy, kami lang ang maliligtas. Ito lang ang totoo. Kasi yes, nagbabari yung katotohanan eh. What is true to me may not be true to you. Truth. No? Yes, sir. Yeah. Dapat may accept natin. And then, lalo-lalo ako nasa Pilipinas ka, I lived there all my life, then lumipat ako dito sa US na majority doon Katoliko. And then, nung lumipat ako dito sa US, I have accepted the fact na hindi lahat dito Katoliko. So you have to just respect other people's beliefs. No? Kasi hindi natin talaga ano yan. Kahit patayin mo yan, diyan ano, yung mga nauna pa sa atin, sinusunog nila para give up yung faith, di ba? Pero hindi nila gini-give up. Okay, so let's just respect it, okay? Ang sa akin lang, being a Catholic, although hindi ko kinukonsider yung sarili ko na religious person, meron talaga mga butas yung itinuro sa akin or sa amin, no? Na I believe they did that for a reason like they want to stay in power. They want to stay in control. Otherwise, pagka in-encourage ng Catholic faith na free thinking, free will, walang magsisimba. walang maniniwala. Diba? Mas malupit nga sa Pilipinas noong unang panahon. Nire-require nila yung mga Indio talaga na ganito, ganyan. Lahat, dami nila requirements. To the point, mas mataas pa ang pwesto ng mga parisal, yeah, si Padre Damaso, compared sa mga gobernador or mas mataas na politiko. Similar with other parts of the world, like Rome, yung nabanggit mo kanina, yung Pope, mas mataas pa compared sa politiko ng Rome na siya ay nagbago ng kalendaryo, siya nagbago ng ganyan. They did that for a reason. So let's just accept the fact, eto na lang, border ano na tayo, lahat tayo may kanya-kanyang beliefs, respect others, other people's religion, and you also have to accept the fact na yung totoo sa'yo, baka hindi totoo sa kanila. Hindi mo pwedeng ipilit eh. Ako, nagpe-present ako sa inyo, guys, no? Huwag kayong mag-away. Nagpe-present ako sa inyo, it's up to you to discern kung anong gagawin nyo sa information. Okay? Kasi ganyan din ako eh. Marami akong naitang observation, religions, tsaka yung flat earth versus globe. Madami, pero it's up to you paano nyo i-handle yung information. Okay, sir, tuloy. Yes, sir. Thank you, sir. Totoo po yun. Tama po yung sinabi ni sir na it's up to you. Lahat po tayo may freedom of choice, may free will po tayo. It's a God-given right. Ano po ang gusto nating paniwalaan, we are all a free agent that was created by God. In fact, si Lucifer na lang po eh, based sa pag-aaral ko po ng Biblia, kaya po siya tinapon sa dito sa lupa, sa galing sa langit, ano po, because of sin. Bakit po? Nag-rebellion siya sa langit. Bakit po siya tinapon? To the point kasi na ano eh, na kailangan hindi na mabahiran yung place ng Panginoon. Dahil ano, kaya nga po niya nakuha yung 1/3 ng angels, tinapon po siya dito sa lupa. And that's why ang evil nag-exist po sa atin dito sa mundo, which is not supposed to be in the first place. Ang tanong po, bakit po nagkaganon si Lucifer na now ang pangalan niya is si Satan or Satanas? Kasi po, even him was created by God, was also given the free will.
Ngayon po, ang pinapakita na lang po is ang proof na may evil talaga nag-exist. Kasi po, ginagawa pa rin niya yung gusto niyang gawin. Eh. Katulad nga ng sinabi ni Sir Jason kanina, ay talagang patuloy pa rin, talagang hindi sila napapagod, talagang gagawin nila ang gagawin. And at one point, tayo naman po na naniniwala sa tama at dapat natin gawin na mabuti, meron tayong belief na merong higher God na talagang dapat natin sundin, na may takot tayo sa Panginoon na ayaw natin gawin yung masama. So it really exists in a sense po. So ito nga po, kaya nga po naging concrete po yung aking napag-aralan dito, kasi it pertains to the sun. Sabi nga po ng isa niyo pong viewer, totoo po yon, hindi po talaga gumagalaw ang heavenly bodies. Particularly ang stars, ano po, ang stars at night. That's why it's constant. Ang tanong ho, paano ito, yun nga yun eh, yun yung between globe and flat, kasi sabi nila at one point na andito daw, at point na andun daw. So that part I'm still researching about it, pero kung meron na po kayong viewers na ano talagang on the spot na, I believe na ano, you're on the verge of finding out discovery, ano, for verge okay. of discovery. Hindi, ako may share ako, meron akong personal experience okay. yan, kaya medyo na ano ako eh. One morning dito, umaga, nakita ko yung sun at saka yung moon. Nakita ko yung sun at saka moon. Di ba, common yun, makita kayo ng moon kahit umaga or araw. So, nag-post ako dun sa Flat Earth Philippines. And then sabi nila, sa Pilipinas, meron din daw moon. Sabi ko, paano nagyari yun? And I'm on the other side of the world. Kung bilog. Andito ako eh. Dapat andito kayo. So, impossible eh. Edi, dyan nga na-arouse yung curiosity ko. So, maganda pala yung gano'n, no? Nagagamit natin yung social media. Pero, if you think about it, if it's round, andito ako sa kabilang side ng mundo. Sabi nung nasa kabila na Pilipinas, meron din pong moon dito. Laki nga eh. So, paano nangyari yun? So, sabi ko, para sa akin, the only logical explanation is flat, andito yung heavenly body sa ibabaw. No, para sa akin. So it's up to you guys kung maniwala kayo. Ayun, Sir Tuloy. Yes, sir po. Meron pong nag-comment sa inyo, sir. Sabi dito, April 8 daw po, Christian New Year, Nisan, 5784. Yan po. So, yun nga po, sir. Ito po, at one point, yan nga po, konti lang naman po pinagkaiba eh. Kasi kino-compare nila, 365.25, 365.24 yung sa new calendar regarding sun. Time na po ito ni Pope Gregory, ano po, to reflect the amount of time it takes for the earth to travel around the sun. So may gap pong konti, kaya ito na yung part na parang merong kulang. May kulang po sa kanila na ano, sabi nila, paano natin i-fix itong bagay na to? So binago nila, medyo nag-off sila ng 2 weeks, sabi po dito, which had drifted by about 2 weeks back in sync with seasonal shift. Kasi may seasons din yung tinatawag eh. Yan po yung nasa calendar po ng mga Hebrew. Na-divide po sa 4 seasons, winter, spring, summer, and fall. Yung mga tinatawag na winter solstice, ano pa ba yung iba? Limot ko na po yung iba eh. Pero with regards to that, so dyan po yung nagsimula yung sa Gregorian calendar, yung kay Pope Gregory, ano po. Doon ko po in-end itong part na to sa regarding sa calendar, na yan nga po, all roads lead to Rome. And at the same time, hindi rin po natin mapagkakaila, meron din pong pagkakaiba sa start ng New Year sa ibang belief, katulad po ng Nowruz sa Persian. Ang tawag sa kanila is New Day, Asian Festival. Ito po yung sa Jewish or Hebrew calendar. Rosh Hashanah, ano po? Jewish New Year po yan. Sa Chinese New Year naman po, alam naman po natin, February, yeah, around February po. Yeah, sinicelebrate sa Pilipinas yan. So, wala ba nagtatanong bakit hindi sabay ng ano, no? End of December? Oh, po. Tapos, ito nga po, yung Judaism has received the status of legal religion in the Roman Empire with formal protection. Dito na po nagsimula yung protection. No? Yung protection na yun po kasi nagkaroon po ng protection nung time na si Constantine po,
the First or Constantine the Great po yung umupo. Na-convince po siya sa Christianity. So dito na po pumasok yung faith ng Roman Catholic Christianity. Ano po? Eh, dito ho nagkaroon ng division, yung nag-worship pa rin ng sun, yung pagan gods, and then yung Christianity. As old as that part. Pero yung lately lang po, yung binanggit ko sa inyo kanina na 538, medyo malapit na po sa era natin yun eh. Kasi itong time nila is 300s pa around po ito eh. Around 300 ang era na to nung time ni Constantine. So, yan nga po. Nangyari po yung... Sakto yung shinare ko sa ano, sa FB page ko. Sabi ko, respect other people's religion. Judaism, Buddhism, Ayalaism. Ayalaism. Ayalaism pala. Biyahe ng jeep eh. Opo. Ito po yun, yung time. Ayan po. Dito pa nga po sa Britannica po to. Sinasabi dyan, the first Roman emperor to profess Christianity, si Constantine po. Ano po? During that era, ano po? 300s. Tapos, Rome becomes Christian. Yan po yung time. Common era. 313. Ano po? CE. Yan, okay. Sabi dito, issued the Edict of Milan. Yan po yung time na tinigil din po yung ano, yung persecution. So, back in the days po talaga, mayroon tinatawag na yung katulad na sinabi niyo, sir, yung sapilitan. Mm-hmm. At, Hindi ka pwede kumontra. Susunugin ka. Or, ano ka. Okay. Di ba? Ano tawag nila? Heresy. Heresy yung sinasabi mo. Tama po. Tama po yun. Heresy. Kung bakit po ako naging curious sa pag-aaral din nito, kung bakit naging connection din po siya. Kasi nga po, sabi ko, bakit kailangan i-block out yung sun? Bakit itatime pa nila sa, ano, sa tawag dito, sa moon na mag-block yung sun, tapos papalipad pa ng rockets para medyo ma-extend, tapos ifa-fire up nila yung CERN na merong... CERN. Meron tong gravitational or magnetational pull. Sinasabing ganun, magnet pull. So sabi ko, may kinalaman naman kaya yung comet na dadaan? Kasi, so nag-research ako, can comets element be magnetized? Meron dun isa nagsabi, hindi siya legit galing sa mga sources kasi alam naman po natin na pagka hindi galing kay Forbes, hindi galing kay New York Times, or kung kanino pang kay CNN, hindi tayo papaniwalaan, di ba? Eh, ito, ano lang po to, mga engineer tsaka physicist sa Quora. Alam niyo po yung website, sir, na Quora? Yung parang ask me something that. Okay, tapos mga, okay. Yung mga professionals doon na hindi known, nagbibigay sila ng ideas nila. Ko-contribute po sila. So sabi nila, may iron daw, nakalimutan ko yung element, nakasave po yung sa isa kong laptop eh, kasi hindi pa ako... Kumbaga tapos dun sa research na yon, naka-pending pa ho yun until mapalansyado ko yung research tsaka ako lang po i-disseminate. Pero pagka, ang naisip ko ngayon, kung totoo yung sinasabi nung nag-contribute dun, kasi hindi naman natin mapuprove, kung mag-activate nga ang CERN tapos ma-pull yung comet, disastrous ho yun, sir. Hindi po ba? So, pero yung CERN nasa Switzerland. So sabi ko may mangyayari malamang sa Switzerland, pero sabi ko hindi ko yung mapuprove. Ano ko lang yun, teorya ko lang yun based sa pagre-research ko. So kaya ako naging curious about this around sun, yung mga worshippers, sun, pagan sun worshippers and all that stuff up to kung saan tayo ngayon pinapakita ko sa inyo bakit humantong na sa religion. Ito po yung nakita ko dun sa Project 2025 ni Trump kasi nga yung Christian nationalism is nira-ramp up nila. Although parang maganda ang dating kasi kailangan daw ng morality, ibalik daw ang morality. May isa pa hong governor before sa Arizona na kailangan daw i-implement ang Sunday worship. So sabi ko, wow, eh kung i-implement na nga nila ang Sunday worship, i-reactivate nila yung blue laws na existing before dito sa US, paano naman po yung beliefs ng iba? So, babalik na naman po ulit doon sa pag-i-implement ng dapat lahat dito magsamba. Di ba? So, wala na pong free will yung iba. Paano yung, halimbawa, Muslim? Paano yung nag-worship ng Seventh Day? Katulad ng Jew, ng Seventh Day Adventist, ng Seventh Day Baptist. Kasi may Seventh Day Baptist din ho eh. Paano yung ano nila? Maapakan ngayon yun? Mapapresign ba sila? So, sabi ko, na-curious talaga ako doon. Kasi,
surrounding that is itong climate change naman po. Kasi nga ang laban ngayon sa politika, ngayon medyo nadala na tayo ng politika, sabi niyo nga sir, broad talaga to. Talagang broad talaga to kasi pagdating naman kay Biden sir, ang number one na inaano niya, pinupush niya is climate change. Bakit ko po nasabing climate change? Unang-una niyang ginawa, pagkatungtong-tungtong niya, ni-reverse niya yung Paris Climate Agreement. Yun kagad ang ginawa niya. Binalik niya ulit na, okay, kailangan carbon emission free, zero, net zero. Kaya nga po, noong 2021, kung hindi ako nagkakamali, 21 ba yun? Doon din nila in-introduce ang tusok, vaccine. Kasi sabi ni Bill Gates, ang bakuna daw doon sa yung computation niya, yung computation niya is makaka-reduce ng carbon emissions. So sabi ko, wow. Population ang mabawasan nun eh. So sabi ko, sir, nagko-connect talaga. Sabi ko, okay, so kung dinadrive nila itong climate change ngayon, bakit? Bakit talaga, no? Bawasan yung tao. Tapos ngayon, isa sa batas. Sabi ko, kung isa sa batas nila ngayon ang pag-worship ng ganitong araw, although sa Poland doon, nagsimula na, car-free Sunday. Sa Poland, car-free Sunday. Bawal ang cars. Talagang bicycle ho kayo. Bicycle. Tapos sa iba ho, hindi ka pwedeng bumili ng alak sa ibang European countries. Ang dami na hong movement. So sabi ko, wow, nagulat ako. Isa pa ang na-research ko, sir, yung tingnan niyo yung European Sunday Alliance. Isa po yung movement sa Europe. Pinupush nila na para daw time sa family, which is good. Ako, I have nothing against na magkaroon ng time sa family. That is really a must. Pero pagka something that is also about pertaining sa belief, sabi ko, masasagasaan yung belief ng iba. So sabi ko, wow, paano kaya kung masagasaan yung belief ng iba? Ano mangyayari? Maging extreme ba to the level na talagang bumalik ulit sa dark days, dark times, ang tawag dito? Ano ba yung sasabihin ko? Nawala na sa train of thought ko na ano? Dark ages. Sorry ko, babalik na. Thank you, sir. At least naandyan kayo, naalala nyo. Dark ages, so nagulat talaga ako, sabi ko, kasi ito pa yung may nakita akong movement na isa pa, nilagay nila sa article, ang tinatawag nila is Green Sabbath. Ngayon, tiningnan ko doon sa article, hindi naman Sabbath na Sabado, nakatulad na nakasulat sa Bible na Sabbath, seventh day. Mm-hmm. Nakasulat doon, Green Sabbath, Sunday. So sabi ko, wow. Iba na rin. Sunday talaga. Sabi ko, talagang, meron silang climate, meron pang isa, Earth Sabbath, earthsabbath.org ba yun or .com. Talagang naandun lahat. Sabi ko, Sunday, climate, pero hindi siya politics. Pero sa Arizona, yung dating governor, pinupush niya rin yung morality ibalik. Tapos ngayon si Trump, pinupush din niya na ibalik ang pagpipray sa schools, which is good, wala akong kontra doon. Yung Bible, pre-present niya yung King James Bible, wala din akong kontra doon. Pero doon sa Project 2025, nakasulat doon, Republicans mandate. Mandate pa yung ginamit na word, sir. Wala nga lang akong screenshot dito, nasa isang laptop ko eh. Republicans mandate for parang good governance ba yata yun? Yung parang pagbabago. Which is, uhaw na uhaw ang tao ngayon, alam natin sa pagbabago. Yeah, oh yeah, uhaw na uhaw. Yeah. Kaya nakita ko, alam niyo yung kanta ng sa worldly music na narinig ko na kanta ng Linkin Park, yung Watch It Fly By as a Pendulum Swings. Di ba? Yung pendulum, sir, di ba, nagsiswing? Hard right, then hard left. So parang nakita ko ngayon, yung time ni Trump, maayos, although marami pa rin kumakontra sa kanya, hard right yon. Tapos na-twist yun, iba ngayon, nasa hard left. Pero dahil uhaw na uhaw ang tao ngayon, sa nakikita nila lang mga pagbagsak ng maling polisiya nitong left, talagang yung dating left, mako-convince ngayon, bumoto sa right na. So sa madaling salita, maa-achieve nila ng hard right din yung agenda nila dun sa mandate na yon. Ang tanong, maapakan yung ibang equal rights
pertaining pag sa constitutional rights is First Amendment yata yun, di ba? Yung right to assemble of religious body and right of freedom of speech, kung hindi ako nagkakamali, isa yun. So, maaapakan yung pagka in-implement nila yun. Although, malamang hindi pa ganun kagrabe, pero nakita ko rin sa UAE, United Arab Emirates, may tatlong ginawa silang temple doon na in-approve din ng ni Pope Francis, yung Abrahamic House of Faith. Kasi doon, naandun yung Judaism, naandun yung tungkol sa Muslim faith, at saka naandun yung sa Christianity. Wala doon yung Ayala SM. Ayala SM. Magre-react lang ako. Sige, sir. Yeah, kasi may nagko-question ano daw ang religion ng guest mo. I prefer not to answer that. Huwag mong sagutin yon. Kasi because I don't want this to be about religion. Openly sinabi ko na sa inyo, yes. Katoliko ako. And then I admit na hindi siya perfect. And then magre-react din ako dun sa sinasabi mo dun sa kay Trump, no? Opo. Yung nga, alam niyo ba, kung kilala niyo ako, kung sinusundan niyo ako, sabi ko, maging loyal tayo sa position, not on the person. Kasi, minsan, yes. Hindi natin alam eh. Like, for example, sample ko na si Duterte. Nung kumakandidato siya, very strong man, madaming fanatics nga yung iba. And then, nung umupo siya, pag name-mention yung China, wala siya sinasabi. Okay? And then later on, si Harry Roque sinabi na, oy, nakipag-agreement daw si, ano. So, ganun eh. Hindi natin alam pag nandun na sila sa, ano eh. So, wag tayong maging blind follower up to the end na kahit mali na yung ginagawa. No? Tama yung presentation mo na, oy, wala tayong problema kung yung Christian nationalism is ibabalik yung prayer sa ano sa school, which is sinasabi mo. Yeah, maganda. It's never a bad thing. Kung ano religion nyo, mas maganda mag-pray kayo. Di ba? Mas maganda yun. Mas sabi ko nga, respect ko yung other people's religion. Di ba? So, yun yan. No? And then, made me think, hindi kaya they also planned this. They, you know, pinabagsak nila ng gusto yung America, no, yung society, to the point na pag may in-introduce ka dyan na savior, yan na talaga ang susundin natin. Na hindi na natin siya questionin. Yan yung pattern nyo na eh. Yes. Tinumbok nyo, sir. Tinumbok nyo talaga, sir. Yun yung ultimate conclusion eh. Ano, sir? Talagang, tinumbok nyo. Kasi katulad ngayon, sabihin na natin, ano po, yung weather changes lang, eh, grabe na. Eh ngayon, sino pa ba ang makakakontrol? Sino pa makakakontrol? Yung mga nasa politics, hindi naman nila, sinasabi nila, hindi nila kayang kontrolin ng weather. Although may capability silang kontrolin ng weather. Pero it could be also a route na para ma-introduce nila ang all-powerful, alam naman po ninyo, yung sinabi ninyo, sir, yung tinatawag na Antichrist, ano po, na ultimate na mapapasunod ang tao. So, conclusion po, ito nga po, ito na po yung, sir, last slide. Pero, regarding po dun sa Black Swan event, alam naman po natin sa atin pong mga kabaro natin sa ganitong bagay, sir. Alam niyo po yung alam na natin na nagtatayo sila ng isang gobyerno, isang relihiyon, isang one word, uri yeah, ng, one isang uri ng pamimera, yung yan, yung CBDC na yan. Yeah. So, one world government, one religion. Yeah, Chrislam nga daw eh. Halo-halo na. So, pero yun po, yun lang po yung actually, sir, na maishishare ko sa inyo grabe, po dito sa grabe, slides no? Na to. Opo. Grabe. Ano tayo? So, ano tayo? Magsasummary na tayo. Summarize. 2 hours, 18 minutes and I think parang imbis na mapagod ako, parang na, lalo na arouse yung curiosity ko. So, sa comment niya ng isa sa viewers natin, dami daw niya natutunan. Ako din. Parang, I thought I was awake before. Parang, mas lalo ko napaisip, no? Mas lalo ko napaisip. Hindi kaya this was all part of the plan, no? Na, in the end, sabi ko nga, tayong nasa baba, tayo lang naman talaga minamanipulate nila, eh. No? Okay. And, lilinawin ko, yeah, I support Trump dahil feeling ko siya yung magpapabago ngayon. Kasi there's no other option. Walang ibang option, eh.
No, otherwise itutuloy lang namin yung nangyayari dito, yung economy, security and everything. Pero once dapat, no, yung loyalty natin sa politiko natin, no, yung politics natin, once na may makita dapat tayong mali, dapat mayroon tayong capability to discern kung tama o mali pa ba to, no? Kasi marami tayong kababayan na ganyan eh, na at in the end, ganun pa rin, ano pa rin ako, loyalist pa rin ako, BBM pa rin, BBM, example, kahit may nakikitang mali, no? Dapat wag tayong ganun, no? Kasi at the end, tayo ang ano nila, tayo ang pinaglalaroan and niloloko. Sabi nga, the world is a stage, no? Nakikita natin, yun yung gusto nilang makita natin. And sabi ko, wow, grabe. Lilinawin ko yung guest ko, guys. Hindi ko siya, hindi ako na-inform kung ano ipapresent niya. Hindi ko alam kung ano pag-usap. Basta sabi ko, Black Swan Events. And surprisingly, lahat ng na-mention niya, na-mention natin, is lahat related. Akala niyo, eclipse lang to, no? Hindi, everything is related. No? Baka nga, ano yun, nagkabi, oh, ito tignan nyo. Pero ito, may na kayong ginagawa sa kabila. Grabe, no? Grabe talaga, sir. Oo, so, maski ano? Ako, sir, namamangha rin ako eh. Minsan, yeah, ako, magre-research, sir. Alam nyo, yung, wala na nga akong balahibo yata, sir, nanlaglag na sa pangingilabot. Pangingilabot ako eh. Grabe, no? Sabi nung isa natin viewers, ito yung mga gusto yung topic. I was not expecting this, actually, yung pinag-usapin, yung shinare mo. Akala ko lang yung mga nakikita ko sa internet about yun nga. Yung sa CERN, hindi pa ako nagre-react, no? Yung sa CERN, we don't know that, hindi tayo scientist, hindi tayo physicist, pero for me, when you fire up that machine that is capable of opening a door to the other side, it's never a good thing. Kahit mag-research kayo mga pelikula na ganyan ang simula, usually it's a bad thing. No, kasi hindi natin alam kung ano yung nasa kabila niyan eh. And why is it that itataon nila on the day, 'di ba? Na meron tayong usapan ng magnetic pool, mga ganyan. Napaka-coincidental, no? Agenda 2030, isang currency, pero bago 'yun lahat na sumasama, aalisin muna nila. Imagine, tama. No? Opo. Kasi yung mga katulad natin, sabihin ko na kumukontra sa ganito, syempre hindi yan makakatulong sa agenda nila. Totoo, they prefer yung mga taong tulog or nagtutulog-tulogan, yung mga sheeples, yung madaling makontrol. Okay? Kasama po ba sa Black Swan Event, Alien Invasion, San Ignacio? Actually, nami-mention na palagi yung Blue Beam Project. Blue Beam Project na they will make you think na ganito. Pero siguro separate video na lang yun. Separate, kasi dami na natin pinag-usapan. And, sir, ano pang, ano mo? Last words, ano yung, all in all, anong pwede mong ipang-ano natin? Sir, talaga nagpapasalamat din ako dahil at one point, katulad na nabanggit ninyo nung previous, anong tawag ninyo dito, live stream ninyo, akala nyo nung una, kayo lang yung nakakaisip ng gano'n. At one point, sir, sasabihin ko sa inyo, aminin ko to. At one point, akala ko rin, ako lang ba ang nakakaalam nito? Pag may sinabihan ako noon, sabihin sa akin, may kritik ka ba sa ulo mo? Sabi ko, baka ako nga ang, ano, baka mali yung information ko. Nagkaroon din ako ng ganong, ano, pananaw. Pero habang tumatagal, sir, sa, ano, alam niyo ano, kasi, ano eh, hindi talaga ibibigay sa atin ng information dahil kung nasanay na rin tayo, na kung ano lang yung binibigay sa atin at yun lang ang i-consume natin, maghahanap pa ba tayo ng iba? Wala. Until na wala na at saka lang doon tayo mag-aaraw, which is too late dahil by that time, yung authoritative power, yung lahat ng form ng power ay nasa kanila na, wala ka nang magagawa kung hindi sumunod na lang din. So, at one point pa, katulad ng sinabi niyo, bakit tayo nag-uusap pa ng ganito kung wala namang pupuntahan? Yeah. Kaya, kung maniniwala lang din tayo. Apo, thank you po ako sir sa inyo, mga kabaro po natin at mga kabaro po nating nanonood po at saka yan sila Ma'am Lynn at mga iba pa po nating mga ka-curious ika nga niya. Pero grabe yung ano, yung mga natutunan ko rin ngayon, no? And then ang dami ko rin na-realize while nag-exchange tayo ng idea. And then babalikan ko kayo, guys, no? I don't believe in coincidences. Things happen for a reason.
alam ko na, kilala ko na si Ma'am Lynn, but hindi ako madalas manood sa kanya kasi usually mahaba yung programa niya and I don't have that time. And for some reason, the other day, nung nag-guest ka, sabi ko, sige nga, i-play ko habang nagluluto ako. So naparinig ko yung share mo. Haba, sabi ko, eh yan din ang ano ngayon, mainit na pinag-usapan. Coincidence ba na, or ano sasabihin na ba? Wala yan, eclipse lang yan. No? I don't know, guys. I don't know. Eh yun nga, no? Mejin, sabi niya nga, yung present mo pa na ano, graph, lahat may pattern. Gagawa sila ng demand para pumayag ka, ganyan. Lahat mayroon. And then yung, ano nga, tama tong ano niya, no? It's all a spiritual battle. Spiritual battle. Yes. Tama po. And yung kanina, hindi ako nakapag-react yung sinabi mo, our body is composed of body and, yung tayo, body and spirit tayo. Palagi ko rin yung nire-research, bakit nga ba tayo namamatay? Ano yung nawawala sa atin? Kung kompleto pa rin yung katawan mo, bakit namamatay? Di ba? Kasi yun nga, yung soul, may soul na element. So, regardless of your belief and religion, hindi pwede yung kapirasong karne mabuhay eh. Dapat meron pang something eh. Di ba? Kahit pag, di ba kumuha ka ng parts sa mga bangkay, pag dikit-dikitin mo, patakbuhin mo yung dugo, ikabit mo siya sa dialysis machine, tatakbo yung dugo niyan, or defibrillator, tatakbo yan, pero hindi pa rin siya mabubuhay. Kasi may element ng spirit. And I think yung mga tao na sa likod nito, alam yan. No? So lahat, gusto tayong i-manipulate. No? History repeats itself, di ba? Dati yung unang panahon, ginagawa nila ngayon. Yung sa virus, eclipse, etc. Yeah. Yan din ginagawa nila to control other people. When na-chance ko nga na yung parating nga itong eclipse na to, alam nyo, pumasok sa isip ko yung mga sinaunang mga yung mga advisor na mga na may power sila, no? Gusto nila ipakita na may power sila sa mga tao. Ayan, padidiliming ko ang mundo. So, once na dumilim nga, maniniwala o, sasambayin ka na namin. They use it to their advantage, no? So, yun ang pumasok sa isip ko and I don't know, coincidence, and sabi ko, kinikilabutan din ako. Body, spirit, and soul. Tama, no? And regarding sa ano pa, when you control the energy, you control the people. That is true. True. That is true. Opo. You know, so, guys, siguro, ang pakakahandaan natin dito, yung end game. Ano ba talaga end game? Anong ma-achieve nila? What drives them to do this? And yung unang question nga, no, the very basic question, does evil exist? Pag yes ang sagot nyo, no, doon ka mapapaisip. Kung no, ano ba? Magsaya na lang tayo everyday. Hindi naman pala eh. Wala naman pala mangyayari man sa mga eh. Diba? So, ang dami kong gets dito. Kaya hopefully, no, yung iba makapanood nito maski sa replay. No, hopefully, malamang tayo awaken ay spiritual warriors in their spiritual battles. Yeah, regardless of your religion, para sa akin, they're coming for us. Yeah, they're coming for us kasi tayo yung nakakaalam eh. Di ba? So, salamat ulit. The Pinoy Recorder na nyo, no? Salamat for accepting my invitation. And, thank you po, sir. Yeah, hopefully magkaroon tayo ng part 2, no? Finish this in just one sitting. Interrelated. And I appreciate the research, no? I appreciate thank the Thank you po, sir. Yan, gawa kayo 'yun, to sabi niya, gawa kayo ulit ng ganitong session, mga boss. Kaya nga, maski ako na politics, religion, economics, military, lahat yan magkakasama. Yes. Yes. Hindi mo pwedeng pag-iwahiwalayin eh. Kaya nga may mga FB group, no, nagsasabi, "Ay, walang politics ah, wala, you can't, hindi mo pwedeng hiwalayin eh." Maski sa gun issues, no, hindi mo pwedeng iwalayin politics, gun control, andiyan palagi. 'Di ba? Palagi nandiyan. And then ngayon, religion kasama pa rin yung politics. Pati nga, pati sa calendar pa nakasala, lahat na. Anyway, so that's it guys. Tataposin ko na yung live na to. Salamat ulit. Thank you so much, sir. Sir Jason. Thank you. See you at next time. Nanonood po. Apo. Yan. Definitely magpa-part 2 tayo. Kulang oras. Bye guys. Apo. Bye. Thank you po.